Sige nga, taas ang kamay ng mga na-reject. Oh, good news, lahat tayo, di ba? Palakpakan natin ang ating mga sarili. Kasi pagka hindi ka na-reject o hindi nyo naanan yung rejection na yan, talagang hindi po tayo yayaman. Kasi lahat po ng mga successful na tao talaga dumaan sa rejection. Even sabi nga natin, yung most famous na si Colonel Sanders, KFC. Kaya maganda, meron ka talagang sarili na business o iba pang source of income. Daan yung pandemic, ang hirap nang wala kang ibang source of income. Marami talagang natanggal sa trabaho, marami nagsarang negosyo. Kaya nga talagang tinry ko ito. Meron pong mga products, meron pa ho tayong entrep hub, may freelance tayo, may properties, realty. Kung anong meron kami, wala sila. Pero kung anong meron sila, meron kami. Kung lahat, andito na. Show them the beauty of unified. Good morning! Ba't parang hindi ko nakikita yung mukha ko? Sayang naman. O, di ba? Okay, kumusta ang lahat? Meron bang hindi pa member dito? Itaas po yung kamay ng hindi member. Itaas na. Itaas na. Ganito na lang, sinong mahihain? Itaas ang kamay. Yung mga nagtaas, makapal ang mukha. Kasi bakit nagtaas ka nga, di ba? Pag mahihain, hindi magtataas ng kamay. Tama? Yun po yung mahihain. O, wag nyo pong pigilan yung pagtawa nyo. Kasi bakit? Mas nakakahiya yan pag lumubo. Di ba? Okay, by the way, my name is Romel Ricablanca. 9 years as a bus operation supervisor sa abroad. Okay? Siguro, baka mamaya nagtataka kayo. Bakit parang tutok na tutok si ma'am? Sabi ni ma'am, ma'am, huwag po kayo mag-alala, hindi po ako artista, normal na tao lang. Okay, okay. Ayan. Pero meron po akong napakagandang good news ngayong araw na to. Kasi bakit? Hindi po ako ang speaker. Okay, gwapo lang po tayo, pero hindi speaker. Okay, ganito na lang. Kasi sino pong nakakaalam ng gagawin nating training ngayong araw na to? Taas po ang kamay. Wala rin. Oh, walang acne. Kasi gumagamit po sila ng F. Marie. Ah, di ba? Yan po. Yan po. Ganyan tayo. Itawa kayo ng tawa eh. Okay, pero bago po ang lahat, taas po muna natin ang ating kamay. Ayan. Tapos, sabay-sabay po nating ilagay sa ating labi. Oh, bakit yung iba nandito na yung labi? Ano yun? Ang saya-saya, di ba? Ganun lang po. Kailangan po, dito sa negosyo na to, ang kailangan lang po natin gawin ay makinig. Kaya napakahalaga po ang pakikinig po dito. Kaya importante po ang ating tenga at ating mga labi. Di ba? Para mapakinggan po ng maayos. Okay? Para matutunan. Pero hindi na ako masyado magtatagal kasi bakit? Napakaganda po ng training ngayong gabi. Sino pong nakakaalam ng 5 fingers, paano gamitin? Oh, yung mga lalaki, tahimik lang. Sabi ng mga lalaki, alam ko kung paano ko gamitin yan. Oh, di ba? Kasi bakit? Napakaganda ang training ngayon kasi tungkol po ito kung paano natin gawin ng tama ang ating negosyo. Okay? So, pero ngayon, okay lang po ba tanggalin po natin ang nakatungtong po sa ating harapan? Yung wag po kayong maglagay dito, wag kayong magkandong. Kasi hindi nyo po magagawa ng maayos ang ating gagawin. Okay, upong 5. Sinong nakakaalam ng upong 5? Yung upong 5 po, wala pong sandal pero nakatungtong lang ang puwet. Okay, ganun ha, hindi nakasandal ha. Kasi bakit meron tayong gagawin na napaka-importante para po maalis ang demonyo sa tabi mo. Okay. Pag nawala yan, sigurado ako. Okay. Sino nakakaalam ng traditional clap? Wala rin. Ako pa rin. Oh, sige, ganito. Pag sinabi ko 1,000,000, isang palakpak, isang padjak, sabay sigaw ng wu, lakasan. Okay. Yung kailangan mabingi yung nasa yung harapan. Okay. Okay. Pag sinabi ko ulit, 1,000,000, 2,000,000. Ito po ay ginagawa lang po dito sa loob. Hindi po pwedeng gawin sa labas. Kasi pag ginawa mo sa labas, kakaiba ka. Pagtawa ng kadama. Pero pag hindi mo ginawa dito sa loob,
pagtatawanan ka rin kaysa ikaw lang ang hindi gumawa. Tama? Okay? Sir Miguel! Parang ano, parang mas malakas yung dalawa na nandito. Ang dami-dami naman sana dito, kaso malakas sumigaw dito. Okay lang? Okay, baka may speaker lang siguro. Ulitin natin, 1,000,000! Oh, parang ang ano. Babae, 1,000,000! Oh, ba't may sumigaw na lalaki? Alam ba nila yan? Okay? Lalaki, 1,000,000! Oh, may pumalakpak din. Parang naguguluhan ako dito. All in one, parang negosyo po natin. Okay po? Itong speaker kasi natin ngayong gabi is napakaganda, maaaliw po kayo. Kasi bakit? Kaya po niyang gayahin lahat po ng boses, even boses po ng langgam. O, di ba? Ganyan katindi. Yan po, siya po ay international dubber. Ayan. O, di ba? Ang ganda na nung English ko, di ba? Palakpak naman dyan. Grabe naman to. Okay. Ayan. At saka, ang kagandahan po sa speaker natin ngayong gabi is, isa na po siya sa top earner din. Naging Millionaires Club po. At isa sa management po na trainer po natin. At siya po ang nag-guide po sa amin. Okay? Kaya kailangan, pag pumalakpak, itodo mo na. Kasi hindi ako matatapos dito pag hindi nyo itodo yan. Okay? Okay, 1,000,000! Parang humihina. Sabi, lakasan, lakasan. 1,000,000! 2,000,000! Para po sa akin. Yan. Salamat naman. Di ba? Meron pang ano, standing ovation, di ba? Yan yung gusto ko. Kasi pinagtawanan niyo ako, di ba? Ngayon, maging masaya tayo. Akin muna. Grabe naman kayo eh. Gusto niyo sa kanila na kaagad. Okay, ito na po. Totoo na po ito. Kasi itong lalaki na to, napakalupit. Grabe, pag napakinggan mo siya, pag pumikit ka, siyang siya. O, di ba? Artista. Yan. Para sa lalaking 1,000,000! Lakasan nyo, kasi siya na yun eh. Siya na to eh. Ano ba yan? Lakasan natin ulit. 1,000,000! 2,000,000! 2,000,000! Para kay Sir Noel Urbano! Ako, alam niyo, nakakatuwa yung intro, no? Nakakabuhay talaga yung intro. So, palapakan naman natin si Abs Romel. Grabe, abangan niyo yan. Isa yan sa mga magiging top earner ng company, of course. Siyempre, sabi nga niya, ako nga daw ay isang artista. In fact, i-ano ko na rin, no? I-promote ko na rin. Meron akong bagong project sa ABS-CBN. Ito, totoo to, ha? Iba kasi ako na rin. Ang Manlalakbay, yun ang title ng program. It's a children's TV show. Para siyang Blue's Clues. Diba si Blue's Clues, merong tao, tapos may aso. Eto, may aso rin, tapos may aso na puppet. Tapos meron rin siyang agila na matanda na agila. So yung agila, yung ang nagboses noon, si Manang Bola before sa Batibot. Inabot niyo ba si Manang Bola? Ayun. Tapos ngayon, ako naman yung aso. So, ilalabas siya sa A to Z. O, kasi ABS-CBN yun, di ba? A to Z sa September na. Okay, yun. So, pero siyempre, bago yun, nakilala nga ako as bilang Imaw ng Encantadia, boses ni Imaw and Puppeteer and si Koke. Pero siyempre, again and again, sabi ko nga, ang dubbing o ang pagiging artista, hindi talaga siya forever. Oo, talagang para sa akin, si Unified lang talaga yung forever, di ba? Yun, no? Kasi bills payment, di ba? Loading and everything. So ngayon, eto, yung ating special training ngayon na pinamagatang 5 fingers,
Oo, favorite ko po itong five fingers na ito. In fact, dati, ang favorite ko lang po, two fingers. Ayun, tapos nung nag-unified ako, five fingers na, okay? So, itong five fingers na ito, bagay na bagay po ito sa mga baguhan. So, yung mga nanonood po, either Zoom or sa Facebook Live, maganda po na mag-ready na po kayo ng inyong notebook, okay? Ng ballpen, okay? Ng papel. Okay, para ilista nyo na po kung ano po yung mga sasabihin natin o i-discuss natin kasi para po sa inyo ito, mga baguhan. Pero syempre, yung mga datihan rin, maganda rin po, wag na tayong acne. Okay? So, kailangan po i-review rin natin to kasi malay nyo, may nakakalimutan po tayong mga detalye ng five fingers na training. Maganda po, ma-review uli kayo. Okay? So, simulan na po natin. Ready na ba kayo? Ayan. And syempre, alam ko yung mga may mga tawag doon, may mga customer talaga, client. Okay, medyo ano yung muna natin, drop everything muna tayo, training muna tayo, no? So, kailangan focus muna tayo dito sa ating training. Okay lang po ba yun? Ayan, para matulungan natin. Okay, so, konting background ako dito sa Unified, nag-start po ako way back 2013. So, napakatagal ko na po dito, magte-10 years na po ako. Okay, sa 2023. Tama ba ang aking mathematics? So, magte-10 years na po ako. At alam nyo po, nung time na nagte-train, nasa Unified po ako, wala masyadong ganitong klaseng training. Kaya napaka-privilege po ninyo na meron na po tayong ganitong training para malaman natin ano ba yung gagawin ko pag ako ay membro na o baguhan pa lang kay Unified. Okay, so sino po ba dito yung mga dalawang buwan pa lang kay Unify. Taas nga yung kamay, mga nandito sa office. Meron pa bang dalawang buwan? One month? Oh, ayun. Diba? So, syempre, ang nasa isip natin, paano ko ba gagawin to? Paano ba gawin o gayahin? Gusto ko kasi maging top earner rin. Diba? Kumita ng malaki. Yun naman yung gusto natin, diba? So, ano ang mga tips and techniques? Dati kasi, mga kaibigan, mga ka-Unified, wala pong ganitong klaseng training. Talagang hataw-hataw lang kami. At kanya-kanya kaming, kumbaga, research kung paano bang gagawin. Yun nga sinasabi natin, what's next? After paying, pa after pay-in, ano po yung susunod na gagawin ng mga membro? Okay? So, eto na po. Yung sinasabi nga nating five fingers. Five. Uy, galit naman tong pentel pen na ito. Kitang-kita nyo eh, no? Ayan, kitang-kita. Pati yung mga nasa FB Live natin. Naka-zoom ba tayo o FB Live tayo? FB Live lang, okay. Five fingers. Ano-ano ba yung five fingers na ito at napaka-importante nito na magagamit natin? Actually, saglit na saglit lang po ito, ha? Kaya tutok lang po tayo. Ito po yung ating five fingers. Number one po is prospecting. Actually, itong training na to, special training, we also have our intensive training at saka extensive training. Yung intensive, pwede nating isa-isa ito. Actually, nagbabagsak po ako nito. Yang intensive training for prospecting lang po, okay? So, prospecting, ano po ba yung makikita dyan? Number one, so, kailangan natin magkaroon ng 100 prospect list, okay? So, ito yung sinasabi natin, at least 100. At least 100 po ang pinakamababa. So, yun po ay na merong hot and warm list. Ano po yung hot and warm? Ibig sabihin ng hot and warm, ito po yung mas madalas po nakakilala po ninyo. Okay? Ito po yung unang papasok sa isip nyo. In fact, ako po, sinasabi ko nga po, hindi po natin dapat nga tinatawag o iniisip na prospect list. Kasi pag prospect list po, na ma-prospect tayo, nagiging judgmental po tayo. Okay? Bakit po, paano nagiging judgmental? Siyempre, kunari, itong si tricycle driver, isusulat nyo ba yun o hindi? Kung kayo po ay namamraspect. Kasi po, pag nagpa-prospect kayo, isipin nyo, ito yung dapat na mayroong 15,000, di ba? May pang-pay-in, di ba? So, siyempre, hindi mo siya isusulat. Kasi nga, wala nga naman 50. Minsan nga, wala nga siyang pang-boundary. Di ba? Paano pa yung 15,000? Pero, ang sabi ko, nameless dapat. Bakit nameless? Lahat lang ng pangalan. Ilista mo siya. Ilista mo. Okay? 100 prospect list. Yun po ang dapat nyong ilagay sa list po ninyo. Kaya nga, list, kailangan rin po nililista. Hindi po siya nasa Facebook o hindi po siya nasa phone book.
kailangan meron kayo talagang listahan na libro, okay? O yung logbook kung tawagin. And of course, don't cherry pick. O, ano ibig sabihin ng cherry pick? Okay, ayun nga po yung namimili ka. Hindi ka dapat maging judgmental. Kailangan lang talaga, kung sino maisip mo, isulat mo. Kasi going back doon sa tricycle driver, kung namili po ako, hindi ko siya sinama sa aking prospect list, eh siya po yung palang kamag-anak niya, ang mayayaman. Siya lang pinakamahirap doon sa angkan niya. At isa nga po doon sa pinaka mayaman na kapatid niya, eh naging presidente pa ng Tricycle Driver Federation. Okay, so ang federation is puro asosasyon yun. Kaya ang dami po ng mga tricycle driver na meron siyang 10,000 members. So just imagine, kung hindi ko siya sinama doon sa aking prospect list, hindi po nasama yung, one, yung 10,000 na tricycle driver na yon. Okay? Next, categorize yung ating prospect list. Doon po yon. Pag once po na may 100 prospect list na tayo, ikakategorize nyo na po siya. So pag kinategorize nyo po siya, kailangan po yung sinasabi nating man. May means, may authority, and may network. So may means, sabihin na natin, diretsahan, kailangan po may pera rin. So doon po natin ikakategorize, okay, kung sino-sino po yung nasa 100 prospect list po natin. Ilalagay po natin parang A, ito po yung man. May means, may authority, may network. Sila po yung nasa A po na category. Okay? Tapos, dun sa B, ito po yung mga kaibigan nyo, pero hindi naman ganun kayaman. Kumbaga, nasa class B nga lang sila na pamumuhay. Isama nyo siya dyan. Yung C naman po, ito po yung pwede po natin sabihin na negative na tao. Ha? Sir, negative nga, bakit isasama pa natin yan? Yung mga ayaw sa networking, isama nyo pa rin sila. Bakit? Ako, sa akin, ang nangyari niyan, yung mga negative na tao, nilagay ko sa C kasi sila po yung pinagpraktisan ko. Oo. Diba, nagpa-practice ka ng ONE, magpe-present ka. Pinagpa-practisan ko sila kasi nga alam ko, negative naman yan. Hindi siya mag-pay in, okay lang. Kasi nga, pinagpa-practisan ko lang, diba? Kunwari, pare, di ba ito, tingnan mo ito, meron itong bills payment. Ay, alam ko yan, networking yan. Oo nga, networking nga ito, pero tingnan mo ito, ito lang yung networking na may remittance. Ano yan, invite, recruit. Oo nga, pero tingnan mo, pag nag-recruit ka, meron kang 1,000. Alam ko na nga, alam mo yung ganon? Pero sa totoo lang, the more na pinipresentan mo, dahil nga hindi ka kinakabahan, dahil alam mo namang negative siya, di ba? Alam mo ba, ang galing ng bitaw mo? Na to the point, nung pagbitaw mo, dahil hindi ka kinakabahan, aba, napapositive. Ito, tinan mo pare, meron pa tong residual income. Talaga, ano yung residual income? Nakata magpa-bills payment yan, magre-remittance yan, meron kang piso-piso. Ito, pagka nag-travel and tours, may 10 pesos, 25 pesos ka. Ganyan ba yan? Ba't sa iba wala? Kaya nga, ito nga ang unified. Sige nga pare, punta na tayo dun sa office mo. Di ba yung negative, naging positive. O, ngayon, ililipat mo na siya dun sa A-list mo na ngayon. Okay? And eto. Sabi dito, meron rin tayong offline prospecting. So, ito po yung offline. Ito po yung cold. Ito yung sinasabi nga natin, cold list. Dito sa cold listing na to, ito po yung pagka namumusakal ka. O, ibibida ko na naman ulit. Team Emperor. Palapa nga po natin si F. Melay. Ayun. Kasi po, nagkaroon sila ng event sa Monumento, MCU. Pagpunta nila doon, ang tao lang po doon sa venue ay 13. O, tapos, maganda, ikaw nga magkwento. Halika, para, palapakan natin si Abs Melay. Halika, ikwento mo yan. Oo, kasi napunta sila, halos walang tao, 13 lang. Okay, sige. Grabe, good morning po. Grabe, Good morning po sa lahat. So, privilege po na syempre isang up Noel Urbano po yung magtawag sa akin dito. Ayan. Grabe. Thank you po. Ayan, syempre privilege po na tawagin tayo ni Noel. And syempre, dahil yes upline tayo. So, nandito po ako, magsi-share lang po ako ng konti lang. So, ayun.
Actually, every time naman po na nag-e-event po kami sa team po namin, ayan, palakpakan niyo po ang mga team emperors dyan. Every time po na nag-e-event po kami, mostly po kasi ang mga members talaga namin sa team namin is walang mga connections. May mga bata, may mga tambay, may mga ano, may mga pugante, charot lang. Hindi, may mga, walang magandang background yung iba. So, hirap talaga kami sa prospecting. So, hirap talaga kaming maglista ng mga prospect list. Even ako, wala akong masyadong connection. So, yun, ang ginagawa namin, every time na may event kami, dahil syempre, yes, upline kami, pag sinabing 10, dapat yung invite mo, 10 talaga yung invite mo. Diba? Nag-invite ka ng 20, ang umattend 5. So, ang choice mo, mag-iikot ka talaga para bunuin mo yung 20. So, ganun po ginagawa namin. Kahit po pulubi, kahit po yung nagtitinda ng Yossi, ini-invite na po namin, pati nagpipishball. Basta lang mabuo lang namin yung bilang ng invites namin. So, yun. So, ang sabi naman kasi, invite eh. Tapos, tsaka na pag-uusapan yung pay-in. So, basta lang, yun lang. Yes, apply lang talaga kung ano yung sinabi sa'yo na numbers. Kahit whatever it takes. Kung walang pumunta, di maghanap ka dun sa paligid. So, ganun lang din lagi yung ginagawa namin. Ito nga, lately, nag-event kami dyan sa may Caloocan, sa may MCU. Nagulat din kami kasi sobrang konti lang ng tao nung umpisa. Parang 13 lang nung binilang namin. So, kinakabahan na kami kasi, syempre, ano yun eh, big event eh. Tapos yung company yung nagbabayad nung venue, nung lahat. So, talagang naiya talaga kami kasi may guest speaker pa na from the company trainer. So, ang ginawa namin, hindi lang naman syempre yung team Emperor, syempre nandyan din yung team Unstoppable, di ba? Na sobrang supportive talaga, di ba? At syempre yung uni team, di ba? So, iba talaga pag unified kasi tulungan talaga, unity talaga, lahat talaga tayo team unified. So, lahat kami doon, nag-akot kami, nag-invite kami, yung mga tao sa baba, kahit busog na sila kumain, niyayaya namin, sabi namin, kain ulit tayo, di ba? So, yun. So, bigla na, ayun, nag-work na kami, puno na, dumating na rin yung mga ibang invite, kahit late sila, dumating na rin, hanggang sa mapuno na talaga. At sobrang thank you kay God kasi feeling blessed talaga na umabot ng 17 yung on the spot namin that day. So, yun. Kaya wag po tayong mamimili ng mga iimbitahan. Kumbaga, kahit sino po kasi naghahanap ng opportunity, kahit sino pa po yan, kahit ano pa pong klaseng tao or background po. Yun lang po. Thank you po sa lahat. Alright. So, once again, palamahan natin ulit si Abs Melay. O yan ha. Ito, kumbaga, real scenario na yun. Hindi na yung basta kwento lang o according sa book. Totoo po, dapat po talaga may tinatawag na cold list o yung pamumusakal. Kasi sabi ko nga eh, yung Iloilo, i-share ko rin. Talagang nahirapan po sila na mag-invite. Kasi sabi nila, 2 days lang daw nila nalaman na may event. 2 days. Nag leaders meeting before the event. Kumbaga, ang event is Saturday, Friday meeting ko sila. So yun ang dahilan nila kaya nahirapan daw sila. Puro taga DENR yun. Dahil bukas daw naka-schedule for tree planting. So lahat halos ng taga DENR na prospect nila nagtatanim daw ng puno bukas. So sabi ko, kung meron tayong prospect list na maganda na at least 100 o sabi ko nga 300, imposible yung 300 na yon nag-tree planting, magti-tree planting kinabukasan. Diba? Ang problema lang kasi na-limit siya doon sa network niya na taga DNR. Kaya nahirapan siya. Pero kinuwento ko ngayon kay Melay, sabi ko, kayo nga po, nagmi-meeting kami nung gabi, diba? Meron pa kayong more than 24 hours para makapag-invite. Ito nga kay kina Melay, 30 minutes before the event. Biruin mo, nakapaghakot pa sila. Nakapag-prospecting pa sila. So anong dahilan natin? So guys, ang bottom line lang nito is yung tinatawag rin talaga nating commitment. Diba? Whatever it takes, kailangan, ang sabi ni upline, mag-invite ng 20. Tigbe-20. So whatever it takes, nag-invite sila, nag-prospecting sila. Which we call ito nga yung cold listing. Nasa cold list. Digdagan ko rin kayo ng ginawa namin, no? Meron po kaming ginagawa na ang sabi namin, ang tawag namin dito, bubwit. Di ba yung bubit na tumatakbo-takbo niya kung saan, nakakalat niya sa bahay natin? So, meron akong isang production na nasalihan for a certain president, kasi pababa na yung president. Medyo, hindi ko na sasabihin yung pangalan ng presidente na yun, no? Pero babae siya, tas maliit. Alam niyo yun.
Yan. So, meron silang project na, kumbaga, para malinis yung pangalan niya, nagkaroon kami ng ganong project, ang tawag namin doon, Bubwit. Meron siyang show, ang host ay si Boy Abunda tsaka si Tony Gonzaga, na ang pinag-uusapan, yung magandang nagawa ng presidente. Kasi nga talagang ang dami niyang hindi nagawang maganda eh. Pero, hina-highlight nila, may maganda naman palang nagawa. Ngayon, ang ginagawa namin as mga Bubwit, every day, bago kami ilabas, inaano kami, nilelecturean kami, o ito yung topic kagabi nila Boy Abunda at saka Tony Gonzaga, ganito-ganito nagawa ng presidente. Tapos nun, at saka nga kami, lalabas na. By twos kami. Actually, dalawa yung magkukwentuhan, tapos may isang production assistant na yun yung magpipicture, o kunari, pupunta kami sa mall, magkakape kami, yun, magbabudget yun. So, ang pinag-uusapan lang namin is yung kagandahan ng ginawa ng presidente. So, pumupunta kami, kunari, sa van, FX, doon kami sa likod. O kung saan kami makakaupo doon? Eh, di ba, kunari, mahaba yung biyahe from Baclaran to Fairview, yung ganon. Wala kami ibang pinagkukwentuhan kundi yung ginawa ng presidente. Uy pare, napanood mo ba yung kay ano, Boy Abunda kagabi? Ano ba yun? Yung tungkol kay President ganun? Alam mo ba ang dami pala niya nagawang maganda? Bababla, di kwentuhan kami. Nung nakita ko yung sistema na yun, na effective, kasi may mga sumasabat rin eh. Alam mo yung mga Pinoy kasi talagang likas na chismoso eh. Nakikinig, tas makikisabat, hindi, ganun man talaga yun, ganun yun. Nung nalaman ko yung sistema na yun, ginawa ko, nung ako'y nag-network, ginawa ko yun sa mga members ko. At ako rin mismo, personally, ginawa ko yun. Sumasakay kami, dalawa sa van. Uy pare, ano ba magandang negosyo ngayon? Ang hirap ng buhay, no? Yung mura lang yun. Uy, may nabalitaan ako, Unified eh. Nakita ko sa Facebook. Ano ba may bills payment? Ito pa yung bills payment. Alam mo yun, yung nakukwentuhan lang, pero yung mga tao nakikinig ng ganun. So, hanggang sa bago bumaba, pre, bababa na ako. Ano ba yung Unified na yan? Meron ba kayong flyers o ano? Kasi mukhang maganda. Ay, oh, meron po. Ako rin. Oh, halos labo pala. Biruin mo, nag-ONE kami doon sa van. Well, ano nga po pala pangalan nyo, sir? Ma'am, ano pa nga pangalan nyo? Nakakuha kami ng cold list prospecting. And that is what we call commitment. Nag-commit kami na makakuha kami ng 100 o 300 prospect list. Oh, yun. Napupunta kami sa restaurant. Ganun uli, kwentuhan uli. O minsan naman may mga nakaupo lang sa park. Upo uli kami, kwentuhan uli kami. Tapos yan, makikinig. Pero lalakasan namin talaga. Alam mo, kulang na nga lang, may whiteboard kami. Set na talaga. Pero halata na yun, di ba? Yun lang, kwentuhan lang. Alam mo kasi yung business natin talaga, kwentuhan lang. Katulad kanina, meron po akong kausap na Egyptian, nasa ibang bansa. Egyptian talaga. So, foreigner yung kausap ko. May dugo pa ba yung ilong ko? Nagdugo talaga ilong ko. English ako ng English eh. Sabi nga nila Ma'am Michelle, tsaka Ma'am Salen, Sir, hindi ko akalain na ano, nakakapag-English ka pala. Sabi ko, napilitan eh. Alam mo yung pagkagusto mo na talaga. Actually, magne-network na po uli ako. Ayan po yun. Hindi naman. Sasabay ko na kayo, di ba? So, yun po, meron po akong foreigner na kausap. Ang ano niya, yung misis niya Pilipina, gusto daw niya na bigyan ng business. So, ano bang business? Sabi niya ganun. So, actually, we have this 50,000 worth of franchise and 175 pa nga. Eh, magkano ba yung list natin na Rice Mart? 135? Oh, biro mo, tumubo pa ako. 175. Medyo tinaasan ko, bakit? Doon siya bumagsak sa 50,000. Sabi ko, yung 50,000, home base yun. Pero ang plano ko doon, dalawang Rice Mart, tsaka isang F. Marie. O, diba? O, naka 3 accounts ka agad yun. Hindi ko sinabi na ganun, na dalawang account ng F. Marie. Maguguluhan siya eh. So, sinabi ko, we have this franchise worth 50,000. So, may I ask, sabi kong ganun, what is your budget? Oh, so we can work on that budget, sabi kong gano'n. So sabi niya, I'll start with the 50,000. Pag nandiyan ako sa Pilipinas, sabi niya, I will upgrade it to the 175,000. So gano'n. Nakuha ko lang yon actually,
pinapahanting niya kasi yung wife niya, hindi niya makita. Hindi niya makita. To, tinulong-tulungan ko lang muna. Alam niyo, yun yung sinasabi nila. Mamaya meron dyan eh, yung building rapport. Nag-build lang muna ako ng rapport, tinulungan ko muna siya kung ano yung mga needs niya. Tapos biglang eto na, sakto, yung misis niya maghanap ng negosyo. Eh, nakwento ko sa kanya na yun yung ginagawa ko. Nag-unified ako, nagpa-franchise ako. Kwentuhan lang talaga muna. Tapos nung naisip na niya, napagkwentuhan nila na yung misis niya gusto mag-business, binalikan niya ako. And because of talagang tinulungan ko siya, oh, na-build ko yung trust. Yun yung business natin. So mamaya, natatalon ako, nadudun yun sa ating five fingers eh. And lastly, number five is yung online prospecting. Ayan po yung cold. Ito po yung sinasabi nating free and paid. So online. Meron po kasi tinatawag na Facebook marketing, di ba? Isa po sa Facebook marketing na nakita ko. Okay, maganda nga itong mag-seminar minsan, special training eh. Oo. Okay, isa doon sa nakita ko actually si Sir Romel. O, palakpangan natin si Sir Romel ng Conqueror. Okay, ang grand upline niya, siyempre walang iba yung kanyang better half na si Flormin, di ba? Nakita ko, ito ha, yung sa F. Marie, guys, sabi nga doon sa online prospecting, sabi nga po, huwag pong paghalu-haluin sa iisang page o iisang account yung lahat ng business ni Unified. Kasi maguguluhan talaga yung ano, prospect mo eh. Ano ba to? May Price Mart, may Unify, tapos bigla may F. Marie ka, di ba? Maguguluhan. Kailangan talaga i-separate mo siya. Okay, pag separate mo siya ng page. Ang ganda nga ng page ni Upline kasi pagka meron ako nakita eh na pagka kinlik mo yung page, meron doon parang send message. Oh, pag send message mo, mariredirect ka na may sumasagot. Meron palang ganun, mag-auto ano ka? Auto reply. So may settings po 'yon. So siyempre may iba pong training for that, no? So yun po, doon tayo kumukuha ng tinatawag nating online prospecting. Lahat po yun, okay, lahat po siya, nandoon po, makakausap nyo. Ililista nyo po siya doon sa logbook. Ngayon, paano yung paglista po ng logbook natin o yung ng ating prospect list na book? So, siyempre, name. Ito ha, i-share ko rin po sa inyo kasi naging call center agent rin po ako. Tinry ko po siya. Oo, medyo hindi ko kinaya bakit unified ako sa umaga, call center ako sa gabi, patayan talaga eh. Pero ang nakuha ko doon, yung magandang sistema nila. Okay? Doon, meron pong tinatawag silang prospect list rin. Ibang bansa po ito ha. Specifically parang sa California sila or San Francisco. Basta sa Amerika siya, ang company niya nasa marketing rin. Marketing firm sila. Tapos, ang kanilang client ay mga dental clinic. Okay? Tapos, ano yung minamarket nila? Marami palang company, di ba may mga health card? Sino may mga health card dito? Taas ngayon kamay, may mga health card po ba kayo? Oh, may mga health card na may kasamang dental. Kaso, nagamit mo yung dental mo? Ikaw, may dental ba kayo? Wala. Oh, yung sa Unified, meron kami, yung field care, may dental kami. Kaso, hindi namin alam kung saan pupuntang dental clinic para gamitin yun. So yun yung purpose ngayon ng company na yun. Yung company na may dental clinic yung mga empleyado, ililink niya sa mga dental clinics. Okay? So kaso, dahil nga hindi nila alam, ngayon eto na. Tatawagan namin yung mga dental clinic, meron silang list. So may tinatawag silang lead generator. So yung lead generator na yun, sila yung gumagawa ng prospect list. Pero on our part, dito sa Unified, kayo na yung lead generator rin. Pero marami po, sila kasi sa LinkedIn eh. LinkedIn. Familiar kayo doon? Doon sila kumukuha ng mga names, oo, ng mga tao. So tayo, pwede yan. Yung online prospecting natin, yung mga inquiries natin sa page natin, yan yung mga tinatawag natin prospect. At yun nga, yung pamumusakal, yung pagka-chika-chika sa UB Express, pwede nyong try rin yun, no ba? Okay, so doon sa ano, sa system call center ako, may ganito rin sila, name, tapos yung contact nila, actually may email pa yan, okay, meron pa nga yung website, kasi nga yung dental clinic, tapos ito yung pinaka-importante sa lahat, yung remarks.
So, iba't ibang company yan. May mga clickable ako dito. Kunwari, sabihin na lang natin, hindi ko masyado matandaan eh. Kunwari na lang, California. Tapos, kunwari, yung isa naman, ano, magbigay nga kayo ng state sa Amerika? Texas. O yan, mga ganon. San Francisco, di ba? Ganyan, okay. So, alam rin namin yung mga time differential niya para alam namin kung kailan siya natatawagan. So, kunwari, may mga clickable sila. Ito yung system, ha? Pero sa atin, paano siya magiging sa unified? Pwedeng ito, Quezon City, Paranaque, pwedeng ganyan. So, doon sa prospect list natin, nakaganyan sila, nakakategorize sila. Okay? Then, ang ginagawa namin, pag kinlik namin kunwari ito, yung California, grabe, may halos 2,000 pangalan. Na ang kailangan namin gawin, kung mausap kami, at least 100 katao. Every day na gagawin ng Diyos, 100 katao dapat ang kinakausap namin. And all we have to do is, ang tawag sa amin kasi appointment setter. Isiset namin ng appointment yung may-ari nung marketing company. Or on our side, si upline. Parang ganun. Ibinubook namin si upline para makausap niya yung client. Ganun yung ginagawa namin. Hindi kami nagpe-present. Nagbubook lang muna kami. Ang tawag natin dito mamaya, yun yung invitation. So, binubook lang namin siya. Ngayon, pagka, eto ha, hindi lahat ng makausap namin okay. Meron dyan, pagkausap pa lang namin, hi, this is Manny kasi ako, Manuel Noel kasi talaga ako eh. Hi, this is Manny from Founders Healthcare. We would like to, ganyan. May iba doon, babagsakan lang akong telepono. Remarks, hang up. Ganyan. Date. May date rin yun kung kailan ako na-hang up. Tapos meron naman, kakausapin ko uli, entertain ako. Pero ang kailangan ko sing makausap, yung operations manager. So yung pag-operations, pag hindi yung operations manager nakausap ko, tatanungin ko, when is the best time to talk to the operations manager? So sasabihin yung date. Remarks. Kunwari sabihin natin, July 7, kunwari 10 a.m. Nilalagay ko yung remarks. Tapos, mga kaibigan, pagkatapos niyan, lahat, no? May hang up, meron akong na-close ng deal. Yung pag naka-close ako ng deal, ang mangyayari niyan, mapupunta ako sa calendar. May calendar kami. Ito yung prospect list, ha? Meron ako ngayong calendar of events. Yung calendar ni upline, ng owner. So kaya kailangan, alam nyo, yung calendar ni upline, meron akong kakausapin sa July 7, sabihin natin July 7. Pwede po ba kayo dyan? O upline, meron ba tayong Zoom presentation? Okay po kayo dyan? So pag once na okay siya, binubook ko na ngayon yon sa calendar ko. So meron akong calendar, kunwari sa July, nililista ko yan, kunwari July 7, nililista ko yan ngayon dito. Okay? So ngayon, eto. Nakatapos po ako doon sa 1,000 kakausapin ko. Lahat-lahat nakausap ko everyday. Naubos siya. Alam niyo kung anong gagawin ko? Babalikan ko po uli yung number one na nakausap ko dito sa California. Babalikan ko uli. Eto malupit. Etong nag-hang up, tatawagan ko uli. So let's say sabihin natin within 1 week, naubos ko na lahat. After a week, babalikan ko uli sila, yung nag-hang up. Bakit ko babalikan? E nag-hang up nga. Kasi nga ganito, hindi naman everyday pare-pareho yung sumasagot ng telepono. Or hindi everyday yung sumagot ng telepono e nasa good mood or bad mood. Baka nung time na tumawag ka, bisibisihan siya, kaya mababaan ka talaga. Pero nung time na nagkukuya-kuya-kuya lang siya, nag-iisip, natanggal pala siya sa trabaho, tapos ngayon, no-operan mo ng magandang business na opportunity, baka sagutin ka niya uli. So anong point mga kaibigan? Yung mga prospect list natin, dapat talaga meron kayong remarks para alam nyo kung anong gagawin nyo. Babalikan nyo po sila. At alam nyo kung kailan nyo siya babalikan. Kailangan talaga importante yung remarks. Kung sino po yung na-book nyo, kunwari July 7, may booking kayo, pwede nyo po siyang ilagay dyan. Yun po yung the best na gagawin nyo dito. Kasi karamihan po, puro prospect list lang. Meron pong dun sa pinuntahan ko, meron sabi, ako upline, meron po ako 500
na prospect list. Ang dami, di ba? Pero bakit wala siyang invite nung time na nag-event kami? Kasi nga po, list lang talaga siya. Never niyang tinawagan. At ang golden rule po sa prospect list, every day, kailangan po, may kinakausap kayo sa prospect list nyo. Every day, may fina-follow up po kayo sa prospect list nyo. Kasi every day po, pag nare-recycle yan, okay, meron po dyan babalikan nyo na uli. And every day, dapat po, may nadadagdag po doon sa at least na 100 na prospect list name nyo. Every day. Okay, kailangan nga po, sabi nga, doon sa sinasabi kong intensive training, magkaroon tayo ng prospect list mentality. Bakit po? Ito po yung start ng business natin. Prospect list. Wala po tayo yung negosyo natin, ngunit baliwala, kung wala talaga tayong prospect list, mahirapan po tayo kung wala nun. Okay? Eh sir, wala po akong 100 na kilalang names. Sabi dun sa training na sinasabi ko, tayo daw, mula nung ipinanganak, hanggang ngayon, yung edad nyo ngayon, imposibleng wala kayong at least 300 na kilalang pangalan. Tama o tama? Lalo na si Ma'am Lina, imposibleng wala kayong 300 na kakilala, di ba? Ever since nung ipinanganak kayo. So, meaning, marami talaga tayong pwedeng maging names doon sa prospect list. Okay? Next, eto na. May naiintindihan po ba kayo sa sinasabi ko? Okay? Pwede naman, meron naman. No? Alright, eto. Next. Invitation. Eto na. Eh kasi nga, ang daming prospect list. Okay? Ang daming naisulat sa prospect list. Ang problema, hindi marunong mag-invite. Ang problema, nare-reject ng nare-reject. Experience niyo pa ba yun? Sige nga, taas ang kamay ng mga nare-reject nung nag-invite. Oh, good news. Lahat tayo, di ba? Palakpakan natin ng ating mga sarili. Oo. Kasi pagka hindi ka daw na-reject o hindi nyo nadaanan yung rejection na yan, talagang hindi po tayo yayaman. Kasi lahat po ng mga successful na tao talaga dumaan sa rejection. Even sabi nga natin, yung most famous na si Colonel Sanders. Kilala niya yun, di ba? Si KFC. O ilang beses siyang nireject doon sa kanyang manok. Kasi nga, di ba, usong-usop, ano lang eh, yung fried, deep fry. Tapos siya bigang may, alam mo yun, mayroong ba, may, ano yun, breaded chicken. Tapos ang malupit nito, sinamahan pa niya ng sausawan na ang pangalan, gravy. Pangalan pa lang, di ba, nakakatakot na sabi, gravy. Kaya ang dami nag-reject sa kanya, pero buti na lang, di siya sumuko. Dahil the rest was history. Ayan na siya, isa na sa mga kilala at napakasarap na chicken, si KFC. So, meaning, kailangan lang kasi talaga marunong na tayong mag-invite o mag-present ng business. Okay? So, paano po ba mag-invite? Ito po. Number one, ito yung sinasabi ko, you must build rapport first. Lalo na dun sa mga hot or warm list natin. You must build rapport. Okay? Katulad nga na sinasabi ko kanina, yung Egyptian, warm list ko yun. Kasi, bakit? Man siya. May means, may authority, may network. May pera talaga siya. Biruin mo yung 50,000, mas pinili niya yung kasi nga namamahalan siya dun sa 175. Pero sa Pilipino, yung 50,000, ang laking pera rin yun, di ba? Pero siya, yun lang daw yung kaya niyang ipatalo. Sabi niya, okay lang ba na 50,000 muna para matalo man? Maliit na pera lang. Maliit na pera, 50,000, di ba? So, warm list kasi siya talaga sa akin, no? Man siya. Okay, pero nag-build nga ako ng rapport. Hindi ko agad-agad binentahan o pinilit na mag-join o sumali o mag-invest. Nag-build rin ako muna ng trust. Kasi again, sabi ko nga sa trainings ko, people will join because they know you, they like you, and they trust you. Kaya kailangan magtiwala siya sa akin. Eh, nasa ibang bansa pa siya eh. Nakilala ko lang siya online. Di ba? So, kaya kailangan talaga mag-build ako ng rapport. Pinapakita ko, nagbi-video call kami. Pinapakita ko yung mukha ko sa kanya. Kasi kung sa camera ko, hindi ako magbi-video call, di ba? Oh, so, pagkita kong ganun, oh, so nakita niya ako, nagtiwala siya sa akin. Kita niya, gwapo pala. Oh, di, mas lalo siya nagtiwala. Joke lang, di ba? So, yun po yun. You must build rapport dun sa ating mga invite. Okay? And, yung art of invitation, yun nga yung sinasabi nga po natin, na meron pong direct, indirect, at saka expert advice.
Ano yung direct? Ito yung pagka once na nag-invite kayo, ikaw mismo, yung siya mismo, ini-invite mo directly. Meron rin tinatawag po na indirect. Paano yung indirect? Kunari, pare, meron ka bang kilala na gustong mag-business ng bayad center? Diba? Meron pong, may kasama na itong remittance, may travel and tools, may bigas. May kilala ka ba na nagninegosyo? Negosyante, ang kita nito ganito eh. Pwede kang kumita ng 5 to 30,000 monthly. So, hindi siya yung direkta mong ini-invite. Kasi minsan, ayaw talaga ng tao na siya mismo yung direktang binibentahan. Ayaw niya talaga. Pero pag ikwento mo siya sa kanya at maghanap ka ng iba, masasabihin pa niya, ano ka ba, naghahanap ka pang iba? Ako talaga, naghahanap ako ngayon. Gusto ko magnegosyo ngayon. So, yun yung tinatawag na indirect. Ngayon naman, yung ito madalas kong ginagawa to, yung professional or expert advice. So, meron ako mga kilalang negosyante kasi ang tina-target ko talaga yung mga negosyante na. Pero mahirap silang ma-target ha kasi nga masyado silang may marunong. So, dahil masyado silang marunong, ginagamit ko yung pagiging marunong nila. Uy, pare, di ba magaling ka sa negosyo? Meron kasi akong papasukin negosyo eh. Gusto ko tingnan mo kung okay ba siya. Ano ba yan? Ano ba yan? Eh, may remittance daw eh. Mabilis. Naku, mamaya, scam yan. Kaya nga, gusto ko ikaw ang tumingin kasi ikaw yung professional dyan. May Zoom meeting. Pwede ba attend ka? Oh, sige, sige. Talagang ano ko yan? Titingnan ko yan. Ano yan? Yung kikilatising ko yan para sa'yo. Oh, di ba? Eh, di habang nakikinig siya, nakikita niya maganda pala. Biruin mo, na-invite ko siya kasi ang sabi ko, kilatisin niya. Because of the professional advice. Oh, nakinig siya. Eh, bukas na bukas ang isip niya kasi kailangan niya maintindihan talagang mabuti kung ano yung business eh. Bukas na bukas, mayroon pang ano, may remittance. Ah, mayroon pang ano, tawag doon, Banco Central. Ah, ba, parang okay to. Oh, pagkatapos doon, di sasabihin ko, ano, kumusta? Maganda ba? Maganda? Gusto ko nga mag-join eh. Pwede ba mauna ako sa'yo? Diba? Mauna ako sa'yo. Loko, nauna na ako dyan. Nire-recruit lang kita. Diba? So, yun po yung expert advice. Maganda rin po siya ako. Effective sa akin po yun. Yung ganong invitation. Okay? Pero yung mga maganda nga na invitation sa mga pamumusaka, lalo na pag may event, yung maganda yung paminsan. Eh. Sabi nga, diba, ang usapan lang mag-invite. Eh. Diba? So, yun. Uy, may libreng ano, pa-snack na rin dun. Sa totoo lang, marami pong business presentation, wala pong pakain. Totoo lang, tapos sila pa yung magbabayad eh. Eh tayo, biruin mo, may pa-event tayo. Libre pagkain, walang bayad, wala kang invite. Ano ka, di ba? Ano yan, di ba? So yun po, you maximize, take advantage of that privilege na binibigay ng company sa atin. Na meron tayong palibreng business presentation, business forum, lalo na pag McDo or Jollibee, di ba? So, hindi mahirap mag-invite. You maximize that. Okay? So, next, ito po, yung tinatawag nga nating form. Family, occupation, recreation, and message. Yung po importante talaga, sa totoo lang, yan po yung pag-build ng rapport, doon po magsisimula yung sa sinasabing form. Yun yung kailangan, meron kayong topic. Ano yung topic nyo? Siyempre, yung pamilya niya. Napaka-importante ikaw. Sino bang nandito sa kwartong ito na hindi importante sa kanila yung pamilya? Meron ba? Ay, wala. Itinatakwil ko yung pamilya ko. Ayoko ang pamilya. May ganun ba? Wala, di ba? Lahat sa atin, importante, lali ng Pilipino, importante ang pamilya. So, ikukumustay mo muna yung pamilya. Give importance dun sa family niya. Then, after that, tsaka mo kumustay. No? Kumusta pre? Ano ba? Nagtatrabaho ka ba? O yung mare, may trabaho ba kayo ngayon? Anong pinagkakaabalahan nyo? Ay, nako, si kumpare mo, tanggal sa trabaho ngayon. O, ting, alam mo na. Uy, walang pera to. Walang trabaho ngayon yung mister, di ba? So, at least, alam mo na ngayon kung ano yung paano mo siya papasukin. Eh, nagnegosyo nga ako, natalo ako, ganito eh. Nagsari-sari store ako, natalo ako, ganyan. So, alam mo na kung paano mo ipapasok si Unified. Eh, dito, mare, dito talagang, kumbaga, malaki yung negosyo, pero maliit lang yung puhunan. Eh, sa sari-sari store, magkahan yung pinuhunan mo dyan. Oo nga, grabe, puhunan ko, ganito, ganyan. Nangutang ako sa Bombay, 50 mil, oh, di ba? Ito, 15,000 lang, di ba? Kaya alam mo kung paano mo na siya papasukan kasi na-inform mo siya kung ano yung naging occupation niya o business niya, di ba? And next, yung sinasabi nga nating recreation. It's either pwede mo siyang i-invite
So, sa mga negosyante talaga, alam niyo yung golf? Alam niyo yung golf? Sa mga malalaking businessman, golf talaga yon. Pero sa mga maliitang Pinoy, iba yung golf sa kanila. Golf, 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 ganun yun. Diba? Pero ganun rin, mapag-uusapan doon yung negosyo. Ganun pala yun. Yung mga nag-golf, ang pinag-uusapan pala nila doon, negosyo. Mga stocks, diba? Yung mga ganun. So, dapat ganun din po tayo. Kumbaga, pwede natin silang i-invite sa isang recreation para pag-usapan ang business rin. Yun yun. So, recreation. Then, yung message. Doon na po kayo magkwentuhan. Sinasabi ko na lang, parang nagsisharing ako eh. Sa message ko, ha. O nga pare, sa totoo lang, nagdaan yung pandemic, ang hirap talaga. Nang wala kang ibang source of income. Marami talagang natanggal sa trabaho, marami nagsarang negosyo. Kaya maganda meron ka talagang sarili na business o iba pang source of income. Kaya nga talagang tinry ko ito. So pwedeng magganun ka later on, no? Yun yung sinasabing message. Okay, so ano pre, kailan ka po pwede? Every time nga pala, by the way, balik tayo dito sa pag-close o yung pagsiset ng appointment. Every time na tinatanong, what is ganito yung company? Sinasabi namin, after explanation, so when are you available? On Monday. When are you available this week? Monday or Tuesday? Yun yung invitation rin. Okay? You set the face, you set the schedule. Hindi po pwedeng yung pagkatapos mo siyang ma-invite, wala yung ganun. Yung, paano kailan? Diba? Na-form mo na, na-ano mo na. Kailangan, after that, pwede mo nang tanong, so kailan ka available? Ito maganda. Wala silang available time. Subukan niyo yon. Lagi silang busy. Busy ako, Mars. Tawagan na lang kita uli. Okay lang yon. Ilagay mo doon, busy. Sa remarks. Busy. So, kailan nga? Ikaw magsiset. Huwag mong sabihin kasi na hintayin mo siya na tawagan ka. Hindi. By this week, Mars, mga Friday or Saturday, available ka ba? Mga around 2 o'clock. So, kung kunwari may Zoom kayo, di ba, ng 2 or ng 5, pabili mo siya. Pwede ka ba ng 2 or ng 5? Lagi mo siyang bibigyan ng option na sa'yo. Hindi niya sabihin, tawagan kita. Kasi pag inintay mo na sabihin niya na tawagan na lang kita, Diyos ko po, 3 taon na, hindi ka pa tinatawagan nun. Nagkalimutan na kayo. Kaya kailangan talaga, laging ikaw ang magpa-follow up to invite again and again and again. Sabi ko nga, ang marketing para rin po talagang panliligaw. Di ba? Sa mga lalaki dyan. Sir, di ba? Partner mo naman si Mrs., di ba? Partner ba kayo? Hindi. Mag-partner lang kayo sa business. Downline mo, sorry, no? So, ito na lang. Asan doon? Si Apromel, ikaw ba nahirapan ka kay Flormy na manligaw? O ikaw niligawan? Uy! Lagot ka! Asala si Ap... Di ba? Sa panliligaw kasi talaga, parang marketing talaga yan eh. Talagang lagi mo siyang, di ba, sinusuyo. Pinapangukuha mo yan ng langit at lupa, tama? Pagka nililigawan ka, ipapangako sa'yo lahat eh. Same with... Talog, oh! Para may hugot si mama. Di ba? Wala na yung langit, lupa na lang. Di ba? Pero hindi, ganito rin sa Unified. Lagi mo siyang sinasabihan, lagi mo siyang... Alam mo yon yung kinukulit mo siya lagi to invite. Parang walang pinakaiba yun sa pagliligaw nga, di ba? Ano? No time sini. Di ba? Kailan ba? Kailan ka pwede? Ngayong Linggo? Sa Lunes? O sa Martes? Kailan ka? Sa umaga ba nanonood ka na sini? O sa gabi ka nanonood na sini? O hindi, sa gabi ako nanonood. O kailan? Sa Lunes o sa Martes? Di ba? Ganun rin sa pag-date. Talagang ikaw yung nagsiset rin ng time. Ganun. So, para rin sa Unified. Pag umayaw, ay hindi, wala nga ako eh. Hindi ako pwede. Okay. Kinabukasan, noodle tayo sine, ano ba? Ganun uli yung topic. So, ganun rin sa invite nyo. Kailangan po, lagi nyo kinukulit. Kailan ka ba, Mars? Kailan ba pare? Pwede ka bang umaten? Maganda ito. Okay. Actually, ngayon may promo. May mga ganun eh. Diba? So, yun po yun. Okay, next! Ayan na yung form, no? Yung sinasabi nating kiss, keep it short and simple, keep it short and secret. Okay?
So katulad ko po, ito ha, di, balik ulit tayo sa ito, kasi kakausap ko lang ng Egyptian eh. Nagpipresent ako ng ONE, nagpipresent ako ng marketing plan. Pero would you believe, hindi ako nagpresent sa kanya. Hindi ako nagpresent. Even yung wife niya, sabi niya, binigay yung number ko. Hindi ako nagpresent sa kanya. Kasi nandito lang sa Manila. So sabi ko, punta po kayo sa office para mas mapresentan. Pero sabi ko, pumunta na lang kayo pag naipadala na yung 50,000. Para hindi sayang yung effort, di ba? Nandito na, andyan na yung pera. Kasi pag nandito na, talagang ayun na yun. Iba kasi pag nandito rin sa office, iba yung dito nagpipresent, okay? Iba yung nag-i-invite, iba yung nagpipresent. Kasi yung nangyayari nga, nag-i-invite ka pa lang, yung iba nagpipresent na. So ako, ginagawa ko po yun. Since 2013, ganun po ako, hindi ko pinagsasama yung invitation and presentation. Iba talaga. Kasi minsan, makakaano pa yun eh, makakaayaw pa yun eh, kasi napresentan mo na, ini-invite mo pa lang, pinresentan mo na kagad, pwede siyang umayaw. Okay? Pero sabi mo, hindi sir, please, sayang yung ano, time eh. Okay, pinresentan mo, dahil nga masyadong nabigla, di ba? Masakit pagka mabigla, di ba? Oh, dapat dahan-dahan lang talaga, di ba? Oh, so, nung nabigla, umayaw. Oh, ang hirap na habulin yun. Uy, ulit tayo. Oh, hindi na ulit yun. Nabigla eh. Di ba? So, yun po, yung kailangan po talaga, dahan-dahanin nyo rin yung invitation, hindi kaagad presentation. Okay? So, next, eto na. Reply templates. Yan, for cold prospect. Ito po yung sinasabi ko nga po sa inyo. Nung pagka once na nakikipag-book ako ng ano, meron po kaming templates. Sa cold to, ha, ibig sabihin yung mga nasa online, ganun. Meron po dapat kayo na yung auto-reply na sinasabi. Ganun po yung ginagawa namin. Meron kaming auto-reply script. Even, eto ha, even for the discouragements. So sinasabi nila, ay hindi na, marami na kaming kliyente. Hindi na namin kailangan yan. So sinasabi namin, eh kukunari may bagong pumunta dyan. Doon sa script ha, eh paano po pala kung may bagong pumunta dyan na magpapadental? Tatanggihan nyo na, ay hindi, marami na kaming kliyente. Hindi, di ba? Tatanggipin nyo pa rin. So ito po yun, meron po kami ibibigay ng mga company sa inyo, bagong kliyente. Ayaw nyo po. Eh ang gagamitin naman niya, sureball, meron pang bayad kasi meron silang card. So ganun din po dito sa atin. Kailangan po, meron tayong scripted na reply. And even sa, ito nga po ha, even dun sa ating offline invitation. Di ba? O pare, anong punta ka na? Tatanggi yan lagi eh. Tatanggi siya lagi, pero kailangan po may sagot ka. Eh, hindi scam yan eh. Hindi actually pare, matagal na po ito. Meron nga akong kasama dun eh, nasa net, ano rin, ABS, GMA. Kung scam ko, di, andali niyang inireport to sa ano, kay Ted Pilo, no? Kaya kay Angelo Castro, ay Angelo Traspat. Si ano pa ito? Noli de Castro, o di ba? So ganun po, dapat lagi ka po may rebattle. Ang tawag namin doon, rebattle. Di ba? Nagko-call center, ba sino ba nagko-call center dito? Rebattle. Ang tawag doon, yun nga, meron kang pansagot sa mga negatibong ibabagsak sa'yo. Okay, so ibang training po yun, ha? Next, ito. Strictly no presentation in this stage. O, yan ha. Take note. Strictly no presentation. Please. Kasi nga po, minsan talagang excited, nagpe-present na kaagad. I-invite nyo po siya. Kasi nagiging, ano eh, alam nyo, parang nagiging, parang walang class o walang sense yung invite as present. Iba po, umi-zoom kami mamaya, later, dun kayo umaten. Nagiging ano po siya, professional yung dating pagka pinajo-join nyo po siya sa presentation. Okay? Next, eto. Pangatlo, eto na, yung presentation. Yan. Una dapat dyan, meron tinatawag na one-on-one presentation. So, ito po yung po pwedeng na nag-meet kayo somewhere, tapos one-on-one mo siyang pinipresentan. Okay? Kaya meron pong ginagamit kami yung sa team namin o sa alam ko sa ibang mga teams, merong pang one-on-one presentation yung papel na parang fill in the blanks. Tapos may ako yung sa akin kasi may mga logo ng ano ng mga partners natin. Para pagkatapos mo mag-present, yun yung ipapakita mo sa kanya o ibibigay sa kanya kasi pwede niya yung sabihin sa mister niya o sa missis niya, ito yung pinresento. Ito pala yung kita ng ano bills payment, ng loading, ng ticketing, airline ticketing ganun.
So, yun po yung one-on-one presentation. Kaya dapat po, guys, kahit kayo, marunong na rin po dapat kayong mag-one presentation. Okay? Kasi business nyo po ito. Sabi ko nga po sa inyo, ang naging upline ko nga po, eh si Press Money. Okay? So, hindi ko po pwede sabihin kay Press Money, Press, hindi pa ako marunong mag-ONE o mag-one presentation. Meron po akong kliyente sa Talipapa. Pwede sumama kayo sa akin. Kayo mag-present sa kanya. Pwede ba yun? Hindi, di ba? Pero dahil nga business ko po ito, at hindi po ako asikaso ni upline, hindi po naging hindrance sa akin na ituloy ang business. Inaral ko lang po siya na mabilis kung paano ko siya i-present. Para kahit wala akong upline, bonus na lang si upline kung nandiyan siya. Pero dahil business ko ito, ako ang tumira lahat. Okay? Inalam ko talaga, inaral ko yung business. And next, ito yung tinatawag nating table talk. Okay, yung table talk po, ayun, siyempre, nasa table ka. Di ba? So, nag-uusap lang kayo ng table. Parang ano rin to, one-on-one. Actually, ito po yung sinasabi nating table talk. Bibigyan ko rin po kayo ng tips, okay? Kunwari, napunta kayo sa isang coffee shop or McDo or Jollibee na kinakausap mo lang siya sa table. For example, okay, i-corner mo siya. Hanap ka ng medyo corner na upuan. Okay? Tapos, pag kinorner mo siya, kailangan po, ikaw yung nandito. Siya yung nandito. Kumbaga, nandito ka sa wall. Okay? Bakit? Para hindi siya ma-distract. Kasi pag nandito siya, nakikita niya itong buong McDo. Madi-distract siya sa mga nangyayari sa paligid. Kaya kailangan, siya yung nandito. Tapos, dapat yung nag-invite, kung may nag-invite, katabi niya as sul-sultan. Okay? Sul-sultan. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo, ang ganda talaga eh. O, kita mo, ang ganda, laki nakita, di ba? Kada may binabagsak yung ano, binibridge mo yung siyempre yung sinasabi niya, okay, nagiging sul-sultan ka doon sa kausap mo o doon sa invite mo. So, dapat ganyan po yung pormahan nyo pag nagte-table talk po kayo para walang distraction. So, ito po si client. Okay, ito si Bridge. Kaya parang ABC rin yan eh. Ito po si upline na nagpe-present. Okay? Now, yan yung table talk. Sumunod, ito. Home party. Ito, pinaka-importante rin sa akin to yung tinatawag na home party. Bakit po? Especially, pag once na meron pong nag-pay in ka agad, ang schedule ka ganyan, home party ka agad sa kanila. Especially kung malapit lang rin naman. Bakit po? Ang number one kasi talaga magdi-discourage sa kanya sa business na ito is yung talaga mga kamag-anak niya, asawa niya, anak niya, di ba, magulang niya. Ang purpose ng home party, hindi lang para mag-invite at magkaroon siya ng pay-in kagad. Kasi sabi nga nila, dito sa marketing natin, kailangan natin maging yung tinatawag na spiral marketing. Doon tayo magsisimula sa bahay natin, mga kapitbahay natin, tas palayo. Kaya spiral marketing. So, magsisimula tayo sa bahay po ninyo. Pero, ang isang purpose talaga doon kung bakit tayo nag-home party is para marinig, malaman ng mga kamag-anak niya o mahal niya sa buhay yung business. Kaya ka tinatanong ko minsan eh, tingin mo okay ba yung mister mo? Hindi nga eh, upline eh. Negative eh. O, home party tayo sa inyo. Tas mag-invite ka na rin ng mga kapitbahay mo. Kaya habang nagpe-present ako, ang boses ko, hindi lang doon sa bisita. Ang boses ko, binabato ko rin doon sa asawa ko. Narin yung asawa. Siyempre, nandun doon yung asawa, di ba? Dito, kikita tayo ng 2.7 million. Kaya huwag kang ano. Parang ganun. Talagang pinaririnig ko doon sa mga kamag-anakan. Tapos hindi dito yung mga anak, di ba? Dito, kikita tayo, 1.5, 1.5, 1.5. Ganun. 1,000 pag may direct referral. Ganun. So, hindi. Ang bottom line nito, kailangan kasi nilang malaman kung ano yung business. Sinasabi ko, lalo na binabaunan ko yung legalities. Kung naisip, yung kumbaga, ano bang sabi nila? Scam daw yan eh. So, pagka nagpe-present ako, binabaunan ko talaga yung legalities. Banko Central Certification, yung mga ganun. Para matanggal yung doubts nila. So, alam mo, after nung presentation namin ng home party, kachika ko na yung mga ano, asawa, yung anak. Ganda pala niyan, sir, no? Okay pala yan. Hindi kasi kinasabi nitong asawa ko eh. Pero nasisi pa yung asawa, di ba? Di ba? Kaya yun yung purpose ng home party.
Ngayon, ang isang purpose pa ng home party, pag may event, okay? So kunwari, ito yung kunwari, Sabado, Linggo, di ba? Tapos yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, kunwari, pumunta kayo sa isang lugar, kunwari, saan ka nga ba? Laguna, saan sa Laguna? Binyan. Kunwari, nag-set tayo sa Binyan ng big one, ng event, kailangan up, Monday pa lang, tumitira tayo ng home party. Doon sa home party, pinapaliwanag natin, kung nagustuhan nyo po yung business natin, actually, meron po tayong big event sa darating na Sunday, sabi mo, July 7, pwede po kayo uling umattend doon. Kunwari, yung asawa niya, hindi available noong time na yun kasi nasa trabaho, maganda po, dito nyo isama yung asawa nyo. Kasi nandito po yung management, matatanong nyo po about sa legalities, kung ano man yung gusto nyo tanong, nandito po sila. So, punta po kayo dyan. Pero yung iba kasi, may nag-i-instant pay-in na doon pa rin, doon lang sa bahay. So, okay na yun. Ang maganda niyan, isama pa rin niya yung mga kamag-anakan niya. Dito, mag-invite ka na. Diba? Kasi pay-in na siya eh. Gusto mo bang kumita na? Mag-invite ka sa big one. Tapos, Tuesday, ganun rin. Puro, datagtar mo yan ng home party. Yan turo sa akin ni Press Money. Ganun pala pag mag-i-event. Kaya imposible na walang tao dun sa event na langawin. Especially kung dinayo talaga for a certain, kumbaga, member. Nagpa-event dun, may leader dun. Ikaw yung leader ng Binyan, kailangan talaga. Lahat ng mga kilala mo sa Binyan, mag-prospect listing na kayo. Dahil araw-araw, mag-home party ka. At ang home party, hindi lang isa. May umaga, di ba? May hapon, may gabi. Tatlong beses yan, o apat na beses sa isang araw, home party. O yun nga yung sinasabi ni Upline, kung kunwari nga, dalawang leader niya, tatlo leader dyan, dapat may humahato, tatlong grupo dyan, everyday. Para pagdating ng big event, imposibleng langawin yan. Yun po yung importance ng home party. Lalo na sa event. Okay, kaya ngayon sinasabi na pag dumadayo po kami, kunwari Iloilo, ng mga probinsya, yun yung sinasabi namin sa leader. 1 week before pa lang, o 2 weeks before, kinakausap na namin yung leader, mga upline, home party tayo dyan, ha? Invitation yan sa event natin. Ganun po yung diskarte po natin. Okay? Para hindi langawin yung mga event. Home party po talaga. Next, office presentation. Yan, sa office presentation naman, maganda po talaga, hanggat maaari, ilagay po natin yung ating mga invite sa unahan. At wag po nating hindi tatabihan kasi nga sul-sultant nga tayo. Okay? Kasi may mga inaantok-antok dyan, maganda talaga pagka inaantok, pagka pumalakpak, pag sinabing pumalakpak, pag palakpak mo, sikuhin mo kagad ng ganun. Woo! Yes! Ang ganda! Woo! O di magising yan, di ba? So, yun po yung purpose, kaya kayo mo tatabihan. Makinig ka. Tapos makita mo, nagsaya yung cellphone, di ba? Makinig ka muna. Importante ito, di ba? So, yun. Kaya kailangan, tatabihan mo. Okay? Pagka once na nasa office presentation, nasa unahan, mas maganda. Okay, then wag po tayo mali-late. Tapos siyempre, ikaw rin, baka mamaya binabawalan mo siya mag-cellphone, ikaw naman yung cellphone ng cellphone, di ba? Kailangan talaga walang cellphone at as much as possible. Kasi sabi nga nila, ito nga po, may nakapapanood ko lang kanina, about sa cellphone po, and about sa may kausap ka. Sabi nga, it's very unethical pagka may kausap ka at hawak mo ang cellphone mo. Kasi nga parang pinakikita mo sa kanya, kausap kita, pero hawak ko yung cellphone ko. Meron daw psychological effect yun. Parang pinapakita sa mga tao na hindi sila importante sa'yo. Na mas importante ang cellphone, yung kausap niya sa cellphone. At hindi rin daw talaga lusot na ilalagay mo lang yung cellphone sa lamesa. Lalo na kung magkakainan. At kahit itaob mo pa yun, walang pinagbago yun. Nandoon pa rin sa lamesa yung cellphone. Kasi nga, parang mo pinapakita, mas importante ito. Tapos minsan nga, magri-ring, di ba? Babasahin niya. Ay, hindi ko babasahin niya, mas importante ka pa rin kausap. Hindi. The mere fact na nandoon yung cellphone, hindi mo mabitawan yung cellphone na yan at may kausap ka, para mo pinapakita, mas importante itong cellphone na to kaysa sa kanya. Kahit nga doon ako, nagtotok ako. Saan ba yung cellphone? Nagtotok ako, habang nagtotok ako, hawak ko itong cellphone. Well, sa totoo nga lang po pala, ganun. Tapos. Kaya nga po, sa tingin nyo, anong nafe-feel nyo? Parang hindi kayo importante sa akin. Parang mas importante pa ako mag-text muna o mag-message muna kaysa sa inyo.
and even sa family. Minsan nga nakakalungkot, no? Sabi nga, ang social media, napalapit natin yung mga malalayo. Pero yung mga malalapit, nagkakalayo. Kasi nga kung kailan magkakatabi tayo, kanya-kanya cellphone, no? Okay? So, yun po yun. Kailangan po, yan, sa cellphone, napunta tayo sa cellphone na yun, no? Pag nasa office, office presentation, as much as possible po. Di ba sinasabi nga natin sa house rules, medyo itabi muna natin, i-silent ang cellphone. Kasi nga, importante naman itong i-discuss natin sa kanila, diba? So, kaya kayo rin, mag-set ng example, ikaw rin, huwag ka rin mag-cellphone. Okay? Tabi natin yon. Next! Yon, yung tinatawag natin ng big one. So, yun na yung sinasabi nga natin, na pag once na nag-home party, big one, ito naman yung sa big one. Sa presentation, guys, kailangan natin ng bridging. Yung mga members natin, as much as possible, ito napansin ko madalas ha, yung mga members, nagkukumpul-kumpul sa isang lugar lang. Tapos, minsan, ito malungkot, hindi sila nagbi-bridging. May binibagsak na magandang detalye yung speaker ni hindi pumapalakpak. Diba? Ni hindi nagbi-bridging. Kaya hindi na-excite yung mga ano natin. Kasi sa totoo lang, emotion talaga, nakakahawa yan. Okay? Tapos, madalas na madalas, yun nga, bakit sila nasa dulo? Ako ay suggest, hanggat maaari, tabihan natin yung mga invites natin kasi tayo nga yung magiging sul-sultan. Magjo-join kasi sila, hindi nga sa speaker. Magjo-join sila because they know you and they trust you. Sa inyo lang yan, maniniwala. Kaya dapat nandoon kayo lagi at nagsisiko-siko ng ganun para magising. Pagka nakakatulog na, di ba? So, kaya kailangan po, tatabihan po natin, magbi-bridge tayo. At dapat, eto po, mga leaders, pagka sa big one o presentation, dapat ituring natin yung sarili natin na hindi natin alam yung presentation. Kasi nga, iba po ang excitement. Para pong, andito kayo nung first time ko nag-F Marie? Sino ba yung nandito nag-F Marie? Tapos ngayon kamay. Nakita niyo yung excitement yung nagpipresent ako? Basically, parang hindi 100% alam niyo yung presentation. Pero somehow, may idea na kayo. Pero nakita niyo yung reaction niyo. Wow, grabe! Yung totoo yung excitement, iba yung excitement niyo, talagang ang galing, ang ganda. So yung mga may mga bago doon eh. Alam mo yung napapangiti rin sila, na nai-excite rin sila because totoo yung excitement niyo, hindi scripted. Next, na nga napapansin ko sa big one. Ang nangyayari dahil nga parang scripted, meron kasing tinatawag na timing. 'Di ba sa drama may timing, sa pagbagsak ng joke may timing 'yan. Ay nangyayari dito. Dito kikita tayo na ay gabi-gabi. Sabi ng client mo, ano daw sinabi? Hindi ko narinig ang ingay nung nasa likod eh. Nangyayari. Yeah. 'Di ba? Wala sa timing. Pwede tayo maging excited, tapos dapat na sa timing. Tapusin mo muna 'yung 2.7 million. Bago ka lang! Tapos wag naman yung ganun. Kasi ang OA talaga eh. Sorry ah, pero di ba? Dapat yung sakto lang para ka panipaniwala. Kasi kahit pag nanonood tayo, di ba, ng drama, OA naman ito, di ba? Hindi ka panipaniwala eh. Nagets nyo? So kailangan sakto lang. Diba? Excited na yung totoong feeling talaga. Nakaka-excite naman kasi talaga, 2.7. Pero yung, grabe, alam mo kung nakapustiso yun, tumalsik siguro yun. Diba? Hindi na naintindihan, kahit yung sinabi niya, hindi naintindihan eh. Naging ano pa tuloy, naging maiingay pa tuloy siya, naging ano, annoying na, diba? Yung ganun. Oh, so, ako sa akin, sa big one, sa presentation, kailangan po yun. Tulungan po natin yung speaker sa pagpipresent. Kasi the more na nagre-react ng maganda yung audience, the more na gumaganda yung presentation. Okay? So kaya kailangan namin yung talaga, yung kumbaga yung support ng mga audience, ng mga leaders sa pagbibridge. Okay? Yung sakto lang. Ha? Palakpak, alam mo yung mga ganon, woo, grabe,
mga ganon. Pwede naman yun. Oh, grabe, ang ganda talaga. Grabe, ang ganda. Hindi, ay, grabe, 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 grabe! Ay, puro grabe na lang narinig talaga. Sabi nung, alam mo yun, yung pagka ikaw yung ilagay mo yung sarili mo na ikaw yung beginner. Grabe, grabe, grabe. Yun ang mukhang grabe na rin. Diba? Katulad yung, ayun eh, ito yung kay Sir Romel. Palapakan nga natin si Sir Romel, grabe. Natural yung kanyang pagjo-joke. Natural. Diba? Ang ganda. Hindi, alam mong scripted, pero normal niyang nadi-deliver. Ang ganda. Diba? Tao nga ako ng tao sa likod eh. Isang milyon, at milyong-milyong palakpak para kay! Siyempre ako, paredy na ako ganun, diba? Sa akin! Diba? Timing. Diba? Ang ganda ng timing, ang ganda ng delivery, at ang ganda rin ng support ninyo. Kaya nagiging masaya. So just imagine kung ganun yung presentation natin sa Big One. O any presentation, di ba? Nagiging maganda. Alam mo yun, maiinganyo natin yung ating mga invites. Okay? May natututunan ba kayo? Yeah! Ay, grabe, grabe! May sakit sa puso pa. Ay, grabe! Inatake pa. Yeah, OA boss, gago ka pala eh. OA mo eh. Bahala ka dyan. Ayan. Tapos may tinatawag rin tayong sizzle. Okay? Yung sizzle, more on ano ito. Diba kaya, alam mo yung sizzling plate? Diba? Papainitin natin. Kaya madalas niyan, pagka sizzle, mag-invite rin kayo. Even mga bago na members na, i-invite nyo pa rin. Kasi ayan yung mga natulog na, nawalan ng gana. Bakit? Ang mga speaker natin dyan, mga top earners, mga kumita na. Tapos, tinan mo, may konting presentation, kaya pwede kayo mag-ano rin na ng bago, bagong invite. Kaya mas magandang mag-ano rin, invite sa sizzle eh. Kasi nga, ando doon yung mga kumita, kumita na ng milyon, nagkakotse. Diba? Tapos may presentation rin. Mas madali mapapayin nyo kasi people will ano talaga eh. To see is to believe eh, diba? So mas maganda sizzle rin. Yun yung difference ng Big One sa sizzle ha. Next, meron tinatawag na mega sizzle. Ang mega sizzle naman, hinahaluan niya ng mga management ng company trainers, okay? And andyan dyan rin po si Press Money. May mga events na si Press Money na pag mega sizzle. Okay? So sa online naman, ito. Yung Zoom talk. Okay? Sa online, meron naman rin akong mga suggestions dyan sa online presentation. Number one, kailangan po, pag kayo po yung magpe-present, okay? And even members rin, kailangan po, ayusin po natin yung background natin. Kasi syempre, dahil hindi po nakikita ng ating clients kung ano po yung business o yung office natin, kailangan dun sa Zoom, kumbaga ma-establish naman natin na magandang negosyo to through our background. Kasi minsan, may nakita po ako nag-present, may mga nakahangir-hangir pang mga bra, panty. Ay grabe, dito po, 2.7 min... Kita mo yung brief, bacon, di ba? 2.7, brief mo, bacon, di ba? Yung garter law-law na, di ba? Tapos sabihin mo, 2.7. Buti sana kung maganda yun. Di ba? Ayusin po natin yung background natin. Katulad nung kay Ups Daisy. Saan mo si Ups Daisy? Ah, yun pala. Yung bahay ni Ups Daisy, ang ganda. Nagpipresent siya office. Kaya nga tinatawag natin home office. Ano ba naman yung isang maliit na sulok ng bahay natin? Pagandahin natin. Gawin natin parang opisina. Table, di ba? Tapos yung lagyan natin kung may mga awards tayo, tarpaulin. O, di ba? Design na natin na parang opisina. Tapos hayaan natin yung... Diyan yung sabit-sabit. Doon magsabit-sabit sa gilid. Pero yung nakikita doon sa screen, pagandahin natin. Okay? Tapos, mag-coat rin tayo. Tiis ganda talaga to. Minsan nag-online tayo noon. Tapos may training. Tapos kailangan naka-coat ako. Pagtapos ng training, basang-basa. Ang init eh. Di ba? Pero yun, kailangan natin, tayo kasi yung tinitingnan yan eh. Diba? Sabi nga, ang binibenta natin una, hindi yung business eh.
ikaw mismo yung nagpipresent. Kaya kailangan talaga presentable business attire. Okay? And ito, yung sa Zoom, meron kasi tinatawag na landscape. Ito yung portrait. So, dapat po landscape. Dapat nakahiga yung cellphone po ninyo. Kasi po, pagka naka-portrait, ang nangyayari niyan, ganyan yung nakikita sa inyo, ito ka, tapos itong likod, sayang kasi black lang yung nakikita. Napapansin nyo yan? Sayang, ang nakikita puro black lang, kaya ka dapat ito. Kasi pag ito ka, buo yan nakikita mo. Yung trophy mo, di ba? Yung tarpaulin, yung brief, di ba? Makikita yan eh. Kaya kailangan talaga tanggalin mo. I-check mo muna yun. Di ba, bago ka naman mag, ano, di ba yung camera on? I-check mo muna. Nakikita. Brief pa talaga ito. Itago mo muna yun, di ba? So yun, kailangan pagandahin mo yung kung ano yung nakikita sa screen. Pangalawa, yung camera setup. Kailangan yung cellphone nyo po within eye level. Hindi po pwedeng nasa baba, hindi po pwedeng nasa taas. Mas lalo na yung nasa baba. Kasi pag nasa baba po yung cellphone, ang tendency mo niyan, ang makikita niya madalas puro kinsame. Pangalawa, pag makita yung mukha mo dahil nakayuko ka, yung baby fats mo dito. Di ba, ma'am? Pag yuko mo na, puro pisngi na yun, dami dito. Wala na yung liig mo. Pangalawa, pag andito yung cellphone, kita utak mo nun. May mga sumasabit pag... Di ba? Pero pag ginanon mo, ni-level mo taas, nawawala yung ano, sumisexy ka tingnan. Oh, yun yun, gumaganda ka ganyan. So, kaya kailangan eye level. Hindi po nakababa. Huwag rin po nakataas kasi kita naman baka naubos. Kita naman yun, di ba? So, sakto lang, okay? So, yun po yun. And syempre, pag nag-home presentation kayo, hanggat maaari, ipapatayin mo. Pero paano kung ikaw yung nagpe-present? So, dapat, mga ahead of the schedule, kunwari 6 p.m., sasabihan mo na yung mga kasama mo sa bahay, uy, nagtatrabaho ako ha, may presentation ako, pwede ba wag muna maingay? Uy, may babysitter eh. May masking tape mo muna. Masking tape mo. Tali mo. Hindi, sabihin mo, doon muna sa ibang bahay. Di ba? Ilang oras yung ano, mga 3 hours, 2 hours, di ba? Doon muna sa ibang bahay kasi nga nagpipresent ka. Minsan ka lang naman present eh, di ba? So yun, i-set nyo na, i-mindset nyo na yung mga kasama mo na may business ako, may business presentation. Kikita tayo dito, yaman tayo. Huwag muna kayo maingay. Dapat ganun. Okay? So i-set nyo na kagad, i-mindset nyo na sila. Walang maingay. So support rin po doon sa, eto naman, pag once rin po na kayo yung, ay, kayo yung member ha, hanggat maaari, sabihan nyo rin po yung client nyo, sir, ma'am, business presentation po ito ha, may mga negosyante po na manunood. So okay lang po ba kahit papano maging ano tayo, presentable kahit papano? Kasi minsan may nakikita po ako, nag umaten ng Zoom, alam mo yung title naka, na, di ba, nakahiga. Oh, yun yung landscape talaga. Nakahubad. Alam mo, kala mo, hindi mo napapansin. Kaya sabihin mo, business presentation po ito, baka mamaya mo. Grabe. So, ayusin po natin din yun. Ano lang, inform nyo rin sila, no? Para alam nila. Tapos okay lang po, mag-open din kayo, di ba? Para makita rin po kayo ng speaker, di ba? Kasi it's a business presentation. Para alam nila, professionally, ginagawa natin to. Hindi tayo naglalaro, di ba? So, doon pala sasabihin nyo, yung mga members na mag-invite, sabihan nyo kaagad sila. Okay? Doon sa presentation, yung ibang ginagawa nila, nilalagyan po nila ng pangalan. So, kung sino man yung admin, ang tawag doon? Yung host, sabihan nyo na, itong si ganito, ano yan, sa team, kunwari, Conqueror, o Supremo. So, Supremo, kunwari ganito, Supremo, tapos Noel, tapos kung sino yung nag-invite. Para alam na nung speaker kung sino yon na baguhan po ito. Ganon, no? Supremo guest, Noel. Tapos ang nag-invite, Romel. Pwedeng ganon, doon sa pangalan. Para alam nung speaker, ah, ito, bago to.
Ako, kung ako yung speaker, tinatanong ko yun, ma'am, ano po, nagustuhan niyo po ba? Para alam ko kung sino. Hindi yung talk ako ng talk, power ako ng power, lahat pala yun, puro members na, di ba? Walang yan, di ba? Kaya alam, para alam ng member, ng host, o ng speaker, na puro bago pala yun nandoon. Okay? At alam ko na kung sino yung kakausapin ko. Okay? Next. Ito po. FB Messenger or FB Room. So sa FB Messenger rin, di ba, may presentation? Actually, itong sa Unified, di ba? FB po ito. So pwede nyo po silang i-invite dito. Pag mayroong mga schedule, kaya kailangan po aware kayo ng mga FB schedules natin ng business presentation. Okay? Dapat aware kayo as members at saka nagne-network, kailangan alam nyo po yun para alam nyo kung kailan nyo sila i-invite. Especially yung mga hindi pa nakakapag-present. Okay? Dapat masipag kayo mag-invite ng mga online presentation. And sa Google Meet, yan, may mga Google Meet rin tayo, pwede rin kayo mag-present doon. Ang Google Meet ba mayroong ano, may limit, may time limit? Or kaya yung iba, Google Meet pala, no? Okay, kaso nga lang, kahit sino pwede sa Google Meet. Oh, pwede rin Google Meet. Oh, maximize natin yon. And video presentation. Marami po sa YouTube na ONE, business presentation na. So pag hindi pa kayo marunong mag-present at online po yung kausap nyo, pwede nyo pong i-share yung link. Yun nga lang, mas maganda kung marunong kayo mag-edit, medyo i-edit nyo na rin po yung video. Kasi katulad ko, meron po akong video presentation doon. Sinasabi ko po, if you are interested, please contact me, 09. Baka sa akin ma-downline yun, di ba? So maganda niyan, pwede nyo i-edit. Or ako po, actually, ang ginawa ko doon sa video ko, kung sino po nag-send ng link na ito, kung may katanungan kayo, balikan nyo po sila at doon po kayo magtanong. Yun yung sinasabi ko sa business presentation ko. So kung pwede nyo pong gamitin yun, hanapin nyo lang po sa Usapang Business. Ayun. Business presentation ni Unified. Okay, next. Business proposal via email. So meron pong ganun, ha? Yung lalo na kung mga corporate. Okay, kami po, nakapag-send po kami sa mga sa Procter & Gamble yata na kooperatiba. Yan. Usually, mga ano po yan, email. Business proposal. So dapat po marunong rin po kayong gumawa ng business proposal para talagang big time yung dating ng business po natin. Okay? And presentation format. So ganito po ang gagawin natin pag may big event tayo, may video. So may mga videos po tayo, pwede nyo pong hingin. Okay? Sa dito siguro yung mga po pwede or mag-download po kayo yung mga video natin. Especially mga promos. Yan, pwede yan. So doon muna, yun muna ipapalabas nyo. Okay, next, yun, yung host, mag-i-introduce po siya. Alam niyo po yun, kailangan may host. In every event, kailangan po may host. Okay? Then, ONE presentation. And 1 to 2 sharers. Optional po yun, pwedeng isang sharer lang, o pwedeng dalawa, o pwedeng isang sharer, tapos kung may management, siya po ang magko-closing. And of course, yun nga, yung closing, pwede pong si upline o pwede po yung management. Ayan po yung sa presentation. Pwede rin pong gawin yan sa home party. Actually, yung home party, isang maliit po yan na event. Parang maliit na event ang home party. Ganun ginagawa namin, nagpa-practice kami dun. May mga sharer kami, may host kami dun. Ganun yung ginagawa namin sa home party. Parang practice po ng big event. Okay, so again, ang pinaka-importante talaga, you must build rapport and talk by your heart. Yun po yung pinaka-maganda. Every time po na nagpe-present ako, always po, I talk from the heart. At lagi ko po siyang kinakausap, hindi para kumita ng 1,000, kundi para matulungan siya na kumita. At ayaw po nila kasi na nabibentahan mo sila. Pero pag naramdaman nila na kaya mo sila kinakausap, para tulungan, mararamdaman nila yon, sasali sila. Okay? So, closing the deal. Yung pong closing, dito po pumapasok yung meeting after meeting. Sa Zoom, di ba, nagkakaroon po ng breakaway room? Yan. Doon po, doon ginagawa yung kung ano yung mga may questions, kung meron po mga violent reactions, di ba? Pero doon pa rin po pumapasok yung tinatawag nating 24 to 48 hours rule. Okay? So, ma'am, pwede nyo po dyan sabihin, di ba, sinasabi nga ng management na yung mga F. Marie, yung mga Phil Lands, pwede po dyan natin ipasok.
Okay? And question and answer, importante rin po yan. Kailangan pong ma-entertain natin yung mga question and answer. And handling objection. Kailangan po talaga, alam nyo sa totoo lang, alam na alam nyo by heart si Unified and all the business and legalities especially. Kasi nga po, dyan po maraming rejection. Eh, bakit naman? O, ito ah, sample. Bakit pa ako mag-unified, eh meron naman GCash? Encounter niyo yun? Yes. Ano sagot dun? Ng bills payment. Okay? Pero hindi, ikaw na, eh hindi, yung GCash ano eh, mabilis rin eh. GCash user ako, nagbabayad rin ako dun. Doon nga sa GCash, pagka nagbayad ka ng bills, merong ano eh, insurance, bill insured. Oh, may ganun pa. Anong sagot nyo dun? Actually, GCash is for personal use. Yan isang magandang sagot rin doon. For personal use yun. Pero po, pwede mo bang pagkakitaan yun? Diba? Somehow, pwede. May mga certain percentage rin sila, pero hindi ganun kalaki. At number one na sinasagot ko dyan, si GCash po wala pong travel and tours. Tama o tama? Eh kung saan, doon malaki yung kita. You see? Yun po ang difference rin natin. Ha? Walang opisina yung GCash. Oo. Di mo alam kung saan mo hahanapin, di ba? Yung customer service, okay? Oo. Walang office talaga, okay? So, yun yung po yung kailangan po yung pag-handle ng rejection na yon o objection. Alam nyo pong i-handle. Or else, kung hindi nyo kaya, pakausap nyo kay upline, okay? So, talagang ano dyan eh, dyan pumapasok yung belief. 100% belief. Okay? And show the beauty of unified. Dapat po talaga, sabi ko nga sa inyo, belief. Kasi pag believe po kayo, talaga may papakita nyo lahat yung kagandahan ng ka-unified. Itong si Unified, ganito. Itong si Unified, may freelance. Itong si Unified, meron pong mga products. Kung anong may products sa ibang company, dito po, lahat andito na. Kung anong meron kami, wala sila, di ba? Pero kung anong meron sila, meron kami. Di ba? Meron pa ho tayong entrep hub, may freelance tayo, may properties, realty. Lahat talaga, sa totoo lang, show them the beauty of unified. Yun po yung closing talaga. Okay, next, it's not the amount and it's the value. Yun po yung sinasabi nila. Talagang hindi po pag-uusapan yung 49,980. Ang pag-uusapan po, ano po ba yung pwedeng mabago talaga sa buhay natin pag nag-unified tayo? Yun po yun. Hindi po yung 49,980. Kailangan po ipakita niyo yung value. Okay? Parang yung martilyo, hindi yung papakita, hindi mo sasabihin yung martilyo kasi alam na ng tao na martilyo yan eh. Pero yung use ng martilyo, oh sige nga, ibaon mo nga itong pako na to. Paano mo ibabaon yan? Ulo mo, gano'n mo, di ba? Hindi. Doon mo ipapakita yung value dito, madadalian ka. So ganun rin po si Unified. Ang ipakita mo, hindi yung halaga niya, ang ipakita mo yung value niya na pag meron ka nito, ito yung pwedeng gawin sa'yo ni Unified. Okay? Next, ABC rule and matching. Nako, ito yung pinakamaganda talaga. Yung ABC rule and matching. Hindi po pwedeng matapos yung presentation nung wala kang pinakakausap na uplines o na ibang tao. Kaya nga po yung bilog-bilog, nag-ABC rule tayo dun eh. Kasi sometimes ganito po, no? Bakit hindi nyo kagad paalisin? Kasi minsan, kunwari, may invite ka, yung speaker, medyo, sabi natin, accountant, di ba? Medyo, tapos yung na-invite mo, eh, nasa class C, class B lang. Kumbaga, sabi natin, hindi ganun kayaman. Hindi siya professional, hindi siya nakapagtapos. Siyempre, isipin niya, kaya naman naging professional, o nag-succeed yan, kasi professional, accountant eh. Eh ako, paano ako maging professional dito? Eh, wala naman ako, di ba? So, negative na siya. Eh, dun sa bilog-bilog, in-ABC mo siya. Ang ABC kasi talaga, napaka-importante yan, yung matching na tinatawag rin. Kailangan may ma-match siya. So, kunwari rin, na-invite mo, sabi natin, attorney. Tapos ang nagtotok, eh, sidecar driver na kumita kay Unified. Siyempre si attorney, magiging proud yan. Pride. Kumbaga, ba't ako makikinig dyan? Sidecar driver lang yan. Eh, ako, attorney ako. Pero biglang may nag-sharing, attorney rin. Ay, grabe dito, ako po'y attorney rin. Sino po ba dito nga attorney rin? Siyempre, uy, ako, panyero. Panyero tawagan nila dyan eh, panyero.
O, di ba? So pag nakita niya, oh, meron din ba tayong, siyempre yung client mo, dahil nga nakita niya na meron attorney rin na nag-unified, makakampante ngayon yun. Oh, ba, okay rin pala dito, may attorney rin pala, may professional rin. So ABC rule matching. And sa ABC naman, ang pinakamaganda nito mga kaibigan, pag nag-ABC, di ba yun nga, yung A, anin ko lang ng konti ha, ABC. Okay, yung ABC, ito po yung si upline, di ba? Si upline, ni management, di ba? Or yung kunari yung crossline natin, crossline. So, yung mga yan, yan po ang mag-share. Ikaw po yung mag-bridge, ikaw yung nag-invite. At ito po yung client po natin. So, kailangan po, ililibot natin tong si client natin, especially kung alam natin professional si client. Kaya ito ha, sa ibang mga teams, meron po silang listahan ng mga top earners and members. Parang slam book. Pinapaano talaga nila. Ah, baka pwede naman ganito. Pilapan mo yan. Ano bang background mo? Ganito, ganyan. Educational. Kung ano man yung background. Kasi bakit? Pag may invite siya, uy, ito sakto ito. Artista. O kay Sir Noel to. Kasi magkakaintindihan kami. Di ba? So, kailangan alam nyo po yung bawat background ng bawat isa. Sa ABC rule kasi, dun yun. Hahanapin mo kung sino yung kamatch nung client mo na mag-A sa'yo. Okay? At sa pag nag-A ka, siyempre, ikaw rin po, dapat po talaga, hindi ka aalis. Alam mo yung may iba kasi ganito eh. Nagpa-A. Habang nagsasalita si upline, si bridge, umalis. Nakipag-jika na. Grabe. Diba? Umalis. Hindi ganun. Dapat habang nag-bridge, nag-ABC ka, yung bridge nandoon. Kaya nga bridge eh. Ikaw yung nag-hold sa kanila eh. Tapos iwanan mo, dinalaglag lahat sila, di ba? Tapos, ikaw naman, kung ikaw naman po yung mag-AA, okay? Ito yung mga members natin dito na na-AA siya, huwag niyo po masyadong galingan yung sarili niyo. Konti lang. At siyempre, kasi nga ganito, kunwari ako, sinasabi ko, ganito po ako, di sinasabi ko yung lahat ng kumbaga, ina-up ko yung sarili ko para mabilib yung client mo, di ba? Ang nangyayari minsan sa client, naiisip niya, naku, dapat pala kay Sir Noel na lang ako kasi kailangan sponsor, dapat kay Sir Noel na lang ako, ba't ba ako dito sa ano na to, di ba? So yung maiisip ng client mo. Dapat kung ikaw yung nag-EA, may tinatawag po tayo na ping-pong effect. Ano yung ping-pong effect? Pagkatapos mong baliwin siya sa'yo, kailangan ibabalik mo uli yung bola doon sa nag-bridge. Kaya nga, alam niyo po, ma'am, napakaswerte niyo ito po nag-invite sa inyo. Kasi ito po ito sa pinakamasipag po namin na member o na leader. Ito po makakapag-assist po talaga sa inyo from the very start ng business niyo. Tutulungan talaga kayo. Alam niyo, sa totoo nga lang, kung ako baguhan dito o pwede po akong mag-member uli, sa kanya po ako mag-join. Napakasipag po ng taong ito. Ping-pong effect. Para yung trust, yung belief, babalik uli dun sa bridge, dun sa nag-invite. Nag-get niyo po? Kasi nangyayari, iniiwan ng ganun. Meron po kasing ganun, napakagaling-galing talaga nung upline, nung nag-A. Pagkatapos nun, oh, sige po ha, pagka ano po, tawagan niyo na lang po ako pagka mag-join kayo ha. Nangyayari, di ba? Sabi nung bridge, hello? Napirata pa ako. Huwag na nga ako mag-bridge, di ba? Huwag na ako mag-ABC. Magganon tuloy eh. Mali yun. Kaya kung kayo po yung mag-EA, babalik nyo po ping-pong effect. Babalik nyo lagi dun sa nagpapa-bridge. Okay? Yung bola. Kailangan bumanguli siya. Siya yung magaling. Buti na lang dito kayo, siya yung nag-invite sa inyo kasi napakagaling po nito at napakasipag. Okay? So next. Ang bilis ah. Pero may natutunan ba kayo? Yes! Ayos naman. Okay. Baka mamaya, dami-dami kong sinabi, maalala nyo lang. Grabe! Kayo lang maalala nyo, ha? Alang niya talaga. Ayan. Nasa ano na tayo, sir? Closing. Ayan. Show the beauty. Okay. Next po. Yan, ayan ang amount, it's the value. Tapos na ako dyan. ABC rule, ask for join date. Ayan! So, siyempre, ito ang pinaka-importante. Kailan siya mag-join talaga? Okay, kailan siya mag-join?
QQ talaga qualify quickly. So doon yung papakita yung importance ng time. Bakit siya mag-join ngayon, hindi bukas, hindi sa makaluwa. Diba? Kailangan niya makita, ma-feel niya yung importance kung bakit ngayon. Or kung kailan siya mag-join. Hindi po pwedeng, sige kausapin ko. Hindi, sige kausapin po natin kailan. Diba? Minsan kasi yun eh. Kausapin ko muna si Mr., kausapin ko muna si Mrs. O sige po, kailan po? Schedule natin. Eh, busy yun eh. So, mga kailan, mga linggo pwede po siya? O Sabado? Ano po mang background, ano po ginagawa ni Mr. o ni Mrs.? Kailangan po ask for the date kung kailan siya mag-join. Lalo na kung sinabi niya na nagustuhan niya yung business, di ba? Pero pinakamalupit dyan yung napakasyang pere. O so, paano pong gagawin natin? Di ba? Ako, kaya nga sinasabi ko yung ano eh, yung bush. Pero hindi niyo po siya sasabihin directly. Sabihin mo yung kwento mo. Lalo na kunwari na walang-wala ka rin. Ma'am kayo ma'am, paano siya nag-join? Di ba late na sa nag-join yung sister mo? Anong ginawa mo ma'am? Ginawa mo ng paraan. Sabi ng sister, yung isa, ano ba talaga? Ginawa mo ng paraan? May sweldo ka? Sa savings. O di ba? So, nag-isip ka lang talaga muna ng matindi. So, kailangan lang i-follow up. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, wala pong matinding presentation kung walang matinding follow-up. Kung gaano kayo kakulit nag-invite sa kanya, di ba? Yung araw-araw ini-invite nyo, araw-araw ini-invite nyo. Dapat, after the presentation, araw-araw rin po kayong nagpa-follow up. Araw-araw po, ano, kailan? Oh, naku, may promo ngayon. Lagi may promo. Naku, sayang yung promo. Di ba? Alam mo ba, maganda ngayon, may F-Mari pa. Oh, yung mga ganun, kailangan lagi mong kinakausap po yung prospect list mo. Nasa prospect list pa rin yan, ha? Ando doon yung remark na invite mo na, okay? Dapat merong pa uli kayong another prospect list. Parang may funnel kasi yan, eh. May ibang turo yun, may ibang training yun about sa funnel. Lahat dito, di ba, ayun yung buong prospect list mo. Kunwari, 300. Tapos, may mga nag-attend, may ibang list uli yun. Palit ng palit yun eh. Sino yung kailan mag-join, kailan yung... Kaya kailangan, kailan sila nagsabi na mag-join, naka-schedule rin yun for follow-up ka uli. Tatawagan mo uli sila. So, iba yung tinatawagan mo to invite, iba yung tinatawagan mo for follow-up. So, may kanya-kanya po yung list talaga. Nagdinegosyo tayo, yun po yung inventory nyo talaga. Okay, prospect list. Okay, list ng names. And, ano itong BAM-FAM? Meron pong ibig sabihin ito eh, na parang meeting within the meeting. After nang nag-meet kayo, mag-meet po uli kayo doon sa meeting. Ayun ngayon, parang sinasabi nga natin na ano, breakaway room. Okay? And, GTC, get the cash. Parang hold up lang yun. Akin na yung pera mo, ayun na. Eh, kwintas, yung kwintas, subarin mo rin. Get the cash. Katulad ko nari po, alam nyo naman na ano na siya. Alam nyo na may pera naman. Alam nyo naman po na interested na siya. Ang sasabihin niya kasi, wala akong dalang cash eh. O di, ATM po. Meron po dyan sa bangko sa baba. Alam nyo po, hindi po kasi ako talaga natatakot na magganon. Kasi sobra akong, kumbaga, confident and yung belief ko sa Unified. At alam ko po kasi kung ano yung gagawin ko sa kanya. At maganda niyan, meron na tayong sistema, the whole team, kung anong gagawin doon sa bago mo. Kaya hindi ka dapat matakot. Kaya sasabihin, sa baba, opo, alin, samahan ko po kayo, ma'am. Sir, ganun, sinasamahan ko talaga siya. Kasi baka pag bumaba, tumakas na eh. Eh di ba sabi nga, get the cash eh. Di ba? Kaya sinasamahan ko talaga yan. Ito po, ayun po, may security guard dyan. Kaya nga security bank, may security guard. Ibinamantahan ko talaga, magwi-withdraw siya. Ilan po? Dalawa, tatlo. Tapos sinasabi ko rin, actually sinasabi ko rin po yung importance ng multiple account. Kasi na-experience ko talaga, sinisi ako. Ba't di mo sinabi naman na may maganda pala yung multiple account na yan, na may residual pala yan, hindi niya kasi naintindihan. Sinabi sa presentation eh. Di ba? Hindi mo pwede sabihin sa kanya. Yung kailangan talaga, dun sa closing, dun sa meeting after meeting, dinidiscuss mo rin uli yung multiple account. Baka hindi niya naintindihan. Katulad po nung may presentang kami sa taas, pinakita ko po yung 10 accounts. Nung naintindihan niya yun, sabi niya, pwede ba 3 lang? Kasi nga, we aim for the big amount eh. Para pagka in-offer mo yung maliit lang,
lumilitrin yung value. Kasi magkano yung 150,000 yung 10 accounts eh, di ba? Sabi ko, pero pwede po kayo mag-start ng 3 accounts lang muna, 45,000. Ano, doon ako yung sa 150? Wala akong budget eh. Pwede ba doon muna ako sa 3, 45? O, di ba? Hindi po kami nagsisettle ng 1 account talaga. Kung gusto niyo maging top earner, yun po talaga, multiple account, 3 or 7. Mahirap yung 31, pero kung gusto niyo talaga maging top earner kagad, 31 accounts. Kasi yun po yung sinasabi ko, yung downline ko po na executive producer, yun yung ginawa niya, mga taga-Japan na negosyante. Eh, ang mahal pala ng travel and tour sa Japan, para mag-put up ka, eh ito pwede natin gamitin sa ibang bansa, eh, yung travel and tours natin eh. So yun yung sinasabi niya, oy, gusto mo ba ng travel and tours? Magkano dyan? Ay, grabe, million dito. Pinakamababa na, 500,000. 1.5 million. Mag-travel and tour, agency ka? Oh, ito, 465. Travel and tours ka na. May remittance ka pa. 465, yun yung sinabi niya. Hindi yung sinabi 31 accounts, hindi ganun. Ang sinabi niya, 465,000. O saan ka? 1.5 million. Ito, 465 lang. Meron pang remittance. May buy center ka pa. Uy, talaga? O yun. Ang dami niya nagawa na nag 31 accounts. So, 31. Nag-top earner kagad yun. Strong leg ko kagad yun. Puro 31 accounts pumasok eh. So, ganun po. Yun po yung sinasabi natin talaga na get the cash. Ganun siya eh. 465 lang. Labas kagad ng lapad. Eh, yung lapad pala. Grabe yung isang lapad. Pang MRT lang pala sa kanila yon. Oh, binabayad lang nila sa train. Eh, dito, magkano conversion na 5,000? Diba? Sa kanila, pang MRT lang. 5,000 pang MRT? Kaya pagdating dito, nung pera, ng value ng pera nila dito, ang laki nun. Kumbaga, ang laki ng pera nila, tas tayo, para sa kanila, ang liit lang nun, nilalabas niya, yung 465. So, yun po yun. Kailangan get the cash kagad. Hanggat maaari. Meron pang ibang team dito eh. Wala kang pera. Oh, magkano pera mo dyan? 1,000. Di ba may application form? Ni-stapler yun. Oh, yan ah. Oh, ipunin natin. Parang layaway plan. Oh, magkano ulit? 500? Oh, ka-stapler. So may ganun naman. Oh, kanya-kanya talagang diskarte kasi get the cash nga daw. Pero maganda nito yung F-Marie pagka susunod niya yung F-Marie. Meron tayong sub-dealer dun eh. Hindi mo na kailangan mag-unti-unti kasi yung system yung mag-iipon. Alam niyo na ba yun? Di pa? Oh, next training yun. Next presentation yun. Coming soon yun, grabe. Okay, next! Last but not the least is yung follow-up nga. Ito na, natalunan ko na. Nasa follow-up talaga yung pay-in. Okay? Follow-up talaga. Nandoon yung pay-in. Okay? Pero kung kaya nyo nga po talaga mag-instant pay-in, mas maganda. At sa pagpa-follow up po, 24 to 48 hours rule. Kasi pagka tumatagal, habang tumatagal, mas nakakapag-isip yan eh. At mas nag-iisip yan, yung dami ko nga palang bayarin. Alam mo yon? Kesa yung agad-agad mo siyang 24-hour rule, mainit-init pa yun, excited pa yun. Gagawa ng paraan para mag-pay-in yun. Pero after that, pagka nalipasa na, wala na. Mahirapan ka na uli yan na papiinin. And create a follow-up list, yung kanina sinabi ko. After po ng inyong name list, kailangan po merong follow-up list ng mga nag-attend na at magpipay-in na at kung kailan sila magpipay-in. Okay? And eto, sa pay-in, eto po, kailangan po 10-in-1, numbers game talaga siya. Kumbaga, pag once po talaga na kumbaga yan yung batting average eh. Sa every 10 na mapapa-invite mo, isa lang talaga ang magpipay-in dyan. So kung isa lang yung in-invite mo, good luck kung makapag-pay-in yan. Yung batting average nga talaga, in every 10 na invites, isa lang talaga yung magpipay-in. So kailangan talaga numbers game. The more na marami ka, kung maka 100 ka na invites, okay, na naka-attend ng business presentation, 10 doon, magpipay in. Diba? Kaya talaga, kumpleto, dapat marami ang name list nyo o prospect list nyo. So, have a checklist para alam nyo po kung sino na yung nakausap. And let them use the system. Minsan po yun yung ginagawa ko sa presentation o closing the deal ko. Pinapakita ko po yung system ko. Pinapakita ko na talaga nag-i-effect
effective yung system. Alam niyo po ba sa 10 piso o 30 pesos na load close, nakakapag-close deal ako? Kasi to cease to believe talaga sila eh. Alam ko may pera sila. Duda lang sila sa system kung gumagana o mabilis. O sabi ko, ano pong number niyo? So lo-load down ko siya. O tingnan niyo po, ha, pagtatabi namin. Tanggal yung silent. Kailangan po yung may ringtone. O, sesend ko. 1, 2, 3, go. Alam mo, nag-ganun pa lang, yung nagbabuffering pa lang, tumutunog kagad. Di ba na-experience na yun? Tumutunog kagad yung system natin. Oh, uy, ang bilis nga. Oh, ito pang maganda. Tingnan nyo po kung sino yung nag-send. Kasi sa iba pong, ibang loading, ang nagsisend po, private number. Kay Unified, ang nagsisend, si Smart Load or Auto Load Max. Bakit po? Kasi directly po, ang nag-load sa inyo, si Globe at saka si Smart. Ganyan po tayo kabilis, kaya mabilis. Wala nang dinadaan ng third party. O, palakpakan nga po nga muna natin yun. Diba? Yun. And because of that 30 pesos, close deal po ka. Makaka-close deal po ako. Yun po yun. To see is to believe lang talaga eh. Tapos pinapakita ko yung airline ticketing. Pinapakita ko sa kanya. Alam niyo po, buti na lang talaga, pinapakita ko sa kanya kasi makikita niya na ando doon lahat ng airlines. Oh, ma'am, sir, paano ka mag-book? Philippine Airlines. Punta ka sa sa site nila, Philippine Airlines. Tapos nakita mo yung presyo, nagka-canvas ka. Log out ka, log in ka naman kay Cebu Pacific. O, di ba? Napaka-stressful. Dito po, isang click mo lang, ando doon na lahat. From pinakamura hanggang pinakamahal, makita mo yung presyo. Doon lang. Hindi ko pa siya nabubook, ha? Close deal na uli. So, anong point? You have to show the system talaga. Kailangan mapakita mo sa kanila, kailangan nila ma-experience, tanggal yung duda nila dun sa system. Okay? Next, encourage them to attend trainings. So, yung pong isang magandang pang-pay-in, dito po, libre yung trainings. Kasi sa iba talaga, may bayad ang trainings. Sa totoo lang, yung travel and tours nga po, yung sabi nga kay Glyza, pag sobrang tao, sobrang bayad na yon, may extra bayad na yon. Dito po, sabihin nyo, dito po, merong libreng training. May 1, may 2, may DOT, USAP, di ba? Special training, leaders training, ganon. And encourage them to share the business. So, huwag nyo pong sabihin na, alam nyo yun, yung di sa inyo lang ha, huwag nyo na pagsabihin, di ba? Kailangan i-share nyo po kasi doon nga magne-network. Doon papasok yung networking. So, pakita nyo, ano yung importance o benefit pag senior nila? Kasi, katulad sa franchising, imbis na siya yung maglalabas, 'di ba, ng bagong outlet niya, ang gagawin mo lang, i-share mo lang yung business. Para pag siya yung nag-join, siya yung nag-franchise, lahat ng kita niya, may overriding commission ka. Yun yung sinasabi ko eh, overriding commission. Kasi minsan hindi nila maintindihan yung residual income eh. Pero pag sinabi mo, overriding commission, so lahat ng transaction niya, 'di ba, may kita ka. So isipin mo yun, siya naglabas ng pera, pero ikaw may kita ka. Because of the system ng networking. Okay? So, kaya encourage mo sila na mag-share ng business. And teach and duplicate. So, kailangan talaga turuan mo sila. Ikakadi mo sila. Tuturuan mo sila kung ano yung dapat nilang gawin para ma-duplicate ka. Kung nagtotalk ka na, kailangan marunong na sila mag-talk. Para hindi ikaw laging karag-karag nila pag nag-business presentation. Diba? Pwede na silang tumira mag-isa. And that's it. Thank you. May nintinda ba kayo? Okay. Bitin? Okay lang? Mabilis ba masyado o ano? Actually, kasi nga, dahil nga special training naman to, we will have yung intensive training. Yung detalye, yung detalyadong topic, kunwari prospect listing, yun. Kasi yung prospect listing, parang minsan tumatagal ako ng 2-3 oras eh. Prospect listing pa lang, ang galing, no? Kasi marami po palang dapat talagang sundin o gawin sa prospect list. Okay? So, with that, I hope na i-apply po natin yan at i-share natin. I hope meron ako mga bagong na i-share sa inyo. Especially yung mga remarks, date, yung follow-up. Importante po talaga siya. Yun po yung kasi business po natin talaga is yung prospect list, mga tao. Okay? So with that, sa lahat po ng mga nandito sa studio, kasi sa office, palapakan po natin tayong lahat na nagbigay ng time na pumunta.
And syempre, lahat ng mga nasa Facebook, okay, online Facebook natin, maraming maraming salamat po. I hope na lagi po kayong mag-a-attend ng mga ganitong klaseng training, kasi sabi ko nga sa inyo, ngayon at least may mga ganitong trainings na para sa mga baguhan at mga datihan, eh alam nyo na po kung ano po yung gagawin, tamang sistema para yumaman dito sa Unified. So with that, maraming maraming salamat po. Again, this is Noel Urbano saying thank you very much. God bless you all and see you all at the top.